iba't ibang mga pahayagan at napanood natin sa TV, napakinggan natin sa radyo, ay talagang madamdamin ang talumpati na ginawa ng ating punong lungsod, Luis Marcaida III, dun nga sa konseho, sapagkat nga medyo marami sa kanyang makasamahan ay hindi pabor sa ginawa niyang agarang daw na pag-take oath. Unfortunately, nanindigan ang ating ngunit ganun pa man, ano? That's unfortunate on the side of the counselors, pero sa ganang punto de vista naman ng ating punong lungsod ngayon na si Mayor Luis Marcaida III ay kailangan niyang gawin yon sapagkat yon ay parte ng kanyang sinumpaan sa bayan. Na sa puntong ang posisyon ng pagkamayor ay mabakante, maging ito ay permanente, no? O ito ay nabakante. Abangan natin kung paano sila magre-reconcile sapagkat ito ay usaping politika. Tignan natin kung anong mangyayari. Pakaabangan natin yan. Pero ganun pa man, hindi natin nahayaan ang mamamayan ng Puerto Princesa ay hindi naman natin pababayaan ang ating lungsod. Sama-sama tayo dyan. Sama-sama tayo sa pagsulong ng ating mahal na lungsod na Puerto Princesa. At ganun din sa pang-national na usapin, abay nagkaroon naman ng revamp sa Senado, nagkapalitan na ng mga committee, no? At nagkaroon na nga, nabuo na ang minority. No? At dyan ay sama-sama ang mga Liberal Party, of course, dyan sila Bam Aquino, si Kiko Pangilinan, of course, Leila De Lima will become part of the minority block, at si Risa Ontiveros, of course, si Trillanes and Drilon. Pakakabangan din natin yan. Medyo kailangan pakatutukan kung ano ang mga nangyayari sa labas at loob ng ating lalawigan. At kahapon nga, ay merong mga nag-rally na mga grupo ng mga mangingisda dito sa ating nga sila nag-rally sa harap ng Kapitolyo kahapon, tanghaling tapat. At mamaya ay makakausap natin ang presidente ng Pamalakaya Pilipinas, no? Ang yan ay walang iba kundi si Sir Fernando Hicap. Kausapin natin sila, bakit nga ba sila nagtipon-tipon at nagsagawa ng kanilang rally sa harap ng Kapitolyo, at ito'y sinasabing may kinalaman sa laban sa Palawan Council for Sustainable Development Administrative Order Number 5. Alamin natin yan sa ating pagbabalik. Diyan po lamang kayo. Kami magbabalik makalipas po ang ilang mga paalaala. 107.9 DWOK FM, ang BIGWAS Station sa Palawan. Musika, balita, komentaryo, pinagsama sa iisang himpilan ng radyo. Ito ang 107.9 DWOK FM Palawan, ang BIGWAS Station. BIGWAS! BIGWAS! Kung nais mong maharating sa paroroonan at ligtas dahil sa maingat na pagmamaneho, Pilandok Transport. Safe and on time. Inihahandog ng Palawan Transport, Pilandok Transport na po tayo. Tayo na! Kung gusto nyong magpaganda, ang F by Felisa Salon and Body Spa ay handang maglingkod sa inyo sa murang halaga. Kung kailangan ninyo ng haircut, rebond, body massage, manicure and pedicure, lalo na ang foot spa, sa F by Felisa Salon and Body Spa na matatagpuan sa ground floor ng Rengel Center, H. Mendoza Street, Puerto Prado. F by Felisa Salon and Body Spa, where you can experience the relaxation from head to toe. Contact us at 434-1161 or like us on Facebook at F by Felisa Salon and Body Spa.
Natikman mo na ba ang pinakamasarap na ice cream? Walang iba, kundi ang Miguelito's Ice Cream. Ang ice cream ng bayan. Natural ang sangka, pinakamasarap. At abot kayang halaga ang Miguelito's Ice Cream. Swak na swak sa palasang Pinoy. Miguelito's Ice Cream serves different flavors. Kaya ano pang hinihintay mo? Punta na sa Miguelito's Rengel Center at sa Robinson's Place, Palawan. Miguelito's Ice Cream, ang ice cream ng bayan. So yummy, so delicious. Shento Shete Punto Nueve DKFM, ang BIGWAS Station sa Palawan. Oras sa buong Pilipinas, ganap ng alas 9:18 ng umaga at ang oras na yan ay hatid sa atin ng Pilandok Transport, safe and on time. Para sa biyahing sigurado, mag-Pilandok Transport na, where your safety is the main priority. Trabaho, negosyo, at iba pa. Trabaho, negosyo, at iba pa. Trabaho, negosyo, at iba pa. Sa 107.9 DWOK FM Palawan. Alright, welcome back ko dito pa rin sa ating programa, ang Trabaho, Negosyo at Iba Pa. Ako pa rin ho ang inyong lingkod, Ferdinand Quario. At ngayon ngayon makakasama natin sa kabilang linya ang presidente ng Pamalakaya Philippines. Yan ay walang iba kundi si Sir Fernando Hicap. Sir, good morning po at welcome dito sa ating programa. Magandang umaga, Ferdinand, at sa lahat ng nakikinig, mga maangisda at mga mamay ng Palawan. Alright, sir. Unang-una po, maraming salamat sa pagbibigay niyo sa akin ng panahon para makasama namin kayo dito sa aming programa. Sir, pag-usapan natin, kahapon ay nagkaroon nga ng rally itong ating mga sektor ng mangingisda dito sa lalawigan ng Palawan para tutulan ang Administrative Order Number 5 ng Palawan Council for Sustainable Development. Pag-usapan muna natin, sir, ano ba ang napapaloob dito sa Order Number 5? Bali, ang nakapaloob dito sa Admission Order Number 5 para daw di umano tugunan yung pag-aaral ng ilang mga NGO na mga environmentalists. Hindi ko nakangalanan, no? Sinasabi nila na critical situation na ang coral reefs ng Palawan o 30% na lang daw yung buhay na coral ng Palawan. Kaya dahil sa gano'n na pag-aaral, ayon sa kanila, ay dahil nga daw doon sa maraming mga mangita o overfishing. Kailangan na nila na magkapatad ng restriction ng panghuhuli ng isda para di umano ay makamit yung sustainable and development ng pangisdaan para daw sa pakitbangan ng mga susunod na generation. Maganda naman yung objective ng layunin na sustainable and development para sa kapaganan ng mamayan. Pero isang problema, sa pagpapatupad nito ay mayroong mga restriction at may mga pagbabawal. No? Kaya naman ito, para makamito ito ay magpapatupad ng open season and blue season sa pangisda sa Palawan. At ang pinakamasakit sa pagpapatupad ng open season and close season ay kasama at actually ang target ay yung mga mangangaril, no? Mga mangisda. Yung forma po at pamamaraan ng kawil, ito ay tradisyonal at ito ay napaka-atrasado at hindi siya nakakasira ng ating kalikasan. Kaya doon ba lang po ay mali na kaagad yung pagtugon o pagsusuri nila kung ano talaga yung fundamental na problema ng pagkatira ng mga ng ating pangisdaan, lalo na yung ating turalit. Pinaka-problema talaga dyan. Hello? Yes, sir. Kaya magkano sila ng close season at off-season at meron pong mga penalties na pinatutupad. At sir, ganun din, ipababawal na rin. Sir, may tanong lang po ako. Sir, sorry po, maputol kita, Sir Fernando. Sir Hicap, pabor po ba kayo o hindi pabor na magkaroon ng close season doon sa mga reef fish for food, yung mga kagaya ng mga suno, yung lapu-lapu? Okay lang po ba sa inyo na magkaroon ng close season doon?
Ay, hindi po. Tutol po kami doon. Kasi, ano, yung Suno at Amin, hindi pa siya kasama doon sa indigenous species. No? Mm-hmm. At yung format ng mga maraan naman, yung panguhuli nito, in particular, in practice din, ay karamihan ay kawil. Kaya talagang hindi maubos. Kailangan lang siguro dito kaya pigilan, hindi solusyon ng close season, kasi mag-resulta pa ito, doon sa higitong pag-illegal ng mga isla, no? Para mm-hmm. makapagsorbed mo kanilang kabuhayan. Mag-iinda nyo lamang itong close season ng off-season. Sa panahon ng off-season yan, ay close season, nag-inaw na pahanap ng paraan yan eh. Kaya ang gagamitin yan sa para mabilitan na illegal. Kaya yung nag-resulta yan, no? Mm-hmm. Yung kawin po ay hindi po siya nakakaubos ng isda. Hindi po siya overfish maghuli o yan ay maliitan. Kaya hindi po kami sumusuporta doon sa position na gagawin, lalo't-lalo na yung mga mangit ba ay dito lang nakaapo. Kasi nang walang huli, na naka-close season, talagang parang pinatay mo na yung mangit ba. Diba? Mm-hmm. Ngayon, pangalang wala pang close season ay mahitindi na yung kahirapan nararamdaman nila. At yung iba naman, at least nakapagpaaral pa ng kanilang mga anak, baka mawawala na po yun. Mm-hmm. Ay, Sir Fernando, ang sabi naman daw po, during the close season, ay bibigyan naman ng alternatibong kabuhayan yung mga mangingisda natin. Ah, sandali lang, medyo nawala si Sir Hiccup. Para ho sa kaalaman ng ating mga kababayan, no, si Sir Fernando Hiccup po, ang presidente Hello. Ng Pamalakaya Hello. Ng Pilipinas. Yes, sir, sorry hon, medyo naputol tayo. Mm, sir, putol. Ulitin ko lamang po, yung sa close naman daw yun ay ginagawa para daw mas lalo pang dumami ang mga species ng isda na pinagbabawal hulihin sa mga panahon na yun. Kasi yung mga panahon daw na yun, yun yung nangingitlog itong mga isdang ito at para naman din daw ito sa kapakanan. Ganyan din daw, kapakanan ng mga isda. Ganyan din daw po ang unang naging reaksyon natin nung nagkaroon ng panukalang magkaroon ng close season sa mga galunggong naman na noong una matindi ang kanilang pagtutol pero bandang huli ng kalaunan abay natuwa ang mga isda. In fact, marami na ngayon ang humihingi na bigyan daw ng close season ng kanilang area. Hindi po totoo yan, Ferdinand. Mm-hmm. Alam mo, yung mga pinatupad na close season ng BIPAR, ang nagkikinabang pag nag-open season po sila, ang nagkikinabang dyan ay yung mga malalaking commercial fishing vessel. Mm. Hindi pa rin yung mga maliliit na isda. Tingnan mo, halimbawa, yung mga ngawil, pag nabintin na nag-open season na yan at mga ngawil sila, pa isa-isa lang humuli niyan. Mm-hmm. Pero yung mga commercial fishing po ay talagang bigyan na humuli. Kaya pag nagpatupad ka ng close season, magkikinabang pa mga commercial fishing vessel at hindi yung mga maliliit na mangisda. Kasi na silip pong atrasado yung ating mga kagamitan ng mga maliliit na mangisda at maliitan. No? Mm-hmm. Kaya hindi po solusyon yung close season para doon sa pagpaparami ng ating isda. No? Mm-hmm. Ang kailangan ay itigil yung dahilan talaga kung bakit nauubos nasira yung ating pangisda. Ang isang problema po ng ating pangisda kung bakit nasira ay dahil po sa aquaculture. Yung mangrove area natin ay dinasak dahil doon sa mga fish pond at pagtatayo ng mga mariculture. Tapos yung reclamation sa mga baybayin dagat at ganun din yung rampant ng commercial fishing vessel sa ating mansa. Actually, noong mga 1970s yan, ang dahil sa baybayin dagat lamang halos dahil siyatakda ng batas noon, ang pwede na ang mga commercial fishing vessel at hindi nang pumasok sa 7 kilometers na munisipis na pangisdaan at ang kakaroon ng lalim na mayigit sa sipong lupa. Kaya doon po nagsimula yung pagkasira ng ating pangisdaan. Sinabayan pa nitong reclamation at mayroon isang mga mining na sumisira doon sa ating mga bakawanan at sa mga pluralis. Kaya ito po yung problema. Hindi po kami mga maliliit na manisda. At hindi po tamang solusyon. Yung position, yung pagbabawal mo sa aming pangisda, na ito lang yung aming kabuhayan. Pag pinatupad mo po yung position, alam mo, parang yung mga maliliit na manisda. Diba? At ang kinakamasakit dito po,
yung fundamental rights ng mga mangingisda bilang nangisda ay na-deprived dahil dito sa pagpapatupad ng position and din ang maitong solution doon sa gusto natin mangyaring sustainable and development ng ating pangisdaan. Sir Hicap, no, ito pong sa makatuwid sa inyong pananaw, sa punto de vista ng inyong ng sektor ng mga mangingisda, lalo na yung mga maliliit na mangingisda, yung gumagamit lamang ng kawil, ay talagang tinututulan itong pagpapasatupad ng Administrative Order Number 5 kasi nga parang ito ay itahasang pagpatay doon sa sektor ng mga mangingisda, lalo ng mga maliliit at pangangawil. Eh kung halimbawa pong sabihin natin na okay ang pangangawil, nagkamali sila, ibabalik yan sapagkat hindi naman ito talagang tunay na nakakatawa kalikasan, lalo na sa ating karagatan. Pero ang close season ay tutuloy pa rin nila dahil nga sa kanilang scientific study, based ng base doon sa pag-aaral ng BIFAR, handa ba kayong buksan ang ganyang uri ng suggestion ng ating gobyerno? Actually, kahapon yung resulta usap with governor saka sa kay Mr. Dibanyadera, yung CSD director, meron lang kaming inisyal na pagkakaisa na huwag isasama yung mga ngawin doon sa pagbabawalan ng flu season at open season. At ganoon din yung kaugnay doon sa aquaculture kasi yung ginagawa ng mga mangisda dyan, yung mga ngawin, yung mga kasi mayroong tatlong size yung sizing ng isdang na huli nila at hindi naman nila napipili na good size huli, no? Kaya ang nangyari dyan, yung mga undersize ay nagano sila ng fish cage at doon nila pinapalaki yung mga undersize na sumo na kanilang huli. Ngayon, ang sabi ni Governor, pwede naman yun, pwede parangan, basta yung ipapakain kung pigs man yan ay hindi yung lubog, kundi yung nakalutang ng mga fish feeding, you know? At saka, hindi ipagbabawal yung dinamika na pamamaraan para maghuli ng mga pampakain na isda doon sa kanila mga fish feed. Actually, ang pamalakaya po ay talagang tutol din at pinakampanya natin na sigilan ng mga maliliit na mga isda yung pagpapagamit sa mga tiwaling official ng gobyerno, ng mga supplier ng dinamita at doon sa mga triggers na nagsusupply ng cyanide para makamit nila yung kanilang target na bulyong, no? Kaya napibilitan yung mga maliit na mangisda na magamit ng mga maling paraan o illegal na paraan tulad ng nandiktima sila ng kahirapan. Kaya kami po ay kampanya, kinakampanya namin yan sa mga mangisda na tigilan yung paggamit, yung pagpapagamit sa mga tiwalang official ng gobyerno at ganoon din sa mga previous ng tanging layunin lamang kumita ng marami doon sa ating pangisdaan. Kaya tutul po kami doon at nagkaisa kami kahapon with Governor at saka ng PCSD Director Dibanyadera na maaaring magtulungan doon sa pagpapakigin. In fact, ng pamalakayang Pilipinas, hindi po kami magpapakulong ng hindi po. Alright, balikan natin si Sir Fernando Hicap. Medyo naputol siya ng bahagya sa ating linya ng komunikasyon. At binabalikan natin si Sir Fernando Hicap. Patuloy pa rin ito sa talakayan ng pag-iisa. Kaya kami ay binumulat namin at pinapaloob sa organisasyon para magkaroon kami ng pagkakaisa sa pagsusuri ng problema at pagkakaisa paano natin pangangalagaan na maging sustainable ng ating pangisdaan. Hindi lamang yung ngayong presente, kundi yung susunod na henerasyon. I see. Sir Hicap, huling katanungan na lang po. Sa inyong samahan, lalo na ng mga mangisda, nararapat lamang na siguro tanungin ko itong direktahan sa inyo, masasabi nyo ba ng ating karagatan o dito sa Palawan o maging sa kalakhang bansang Pilipinas dahil kayo ay presidente ng Pamalakaya Pilipinas National. Meron ba tayong kinakaharap na malaking problema sa ating karagatan? Ay,
kayo po. Marami pong problema ang kinakaharap. Pero mag-ema po ang Sir, hiccup, medyo hindi po maganda yung ang tawagan po namin kayo ulit. Tignan natin kung makakuha tayo ng mas maganda pang linya. Sir ha, sandali po lamang, tawagan po namin kayo ulit. Sige, tawagan lang natin ulit si Sir Hiccup, no? Kasi medyo maganda ang kanyang sinasabi at ayoko na mamasayang yung pagkakataong iyon na marinig ng ating mga kababayan. Sandali po lamang ha. Oh, ayan, nandiyan na si Sir, ulitin po lang namin kasi medyo hindi maganda yung naging signal natin kanina. Ulitin ko po lamang yung ninyo doon sa aking katanungan na tinatanggap naman ng inyong samahan na meron tayong kinakaharap na malaking problema pagdating sa ating karagatan. Tama po yun. Mm-hmm. Pero ang sa aming pagsusuri, ano, iba doon sa pagsusuri ng gobyerno at ng ibang mga pseudo-environmentalists. Na sinasabi nila problema ng pangisdaan natin ng pagkasira ay overfishing, no? Pag sinabi mo kasing overfishing, parang bias na kaagad yan. Ang tinutukoy ay kaming mga mangisda, no? Ng mga Pilipino. Hindi po yun ang problema. Kasi napakalawak nga, no? Ating pangisda at napakayaman. Ang pinaka-problema talaga ng pangisdaan natin kung bakit nasira yan at napindi yung kagutuman ay dahil doon sa monopolist control, no? Mamumonopolyo at kontrolado ng ilan lamang lokal na kapitalista at dayuhan yung ating pangisdaan. Halin po yung sinasabi namin monopolyo at kontrolado nila. Una, yung aquaculture. No? Karamihan po ng aquaculture ay pag-aari lamang ng ilan ng mga Panginoong may lupa at mga politiko. At ganun din yung mga commercial fishing vessel sa ating bansa. No? Na merong mga joint venture doon sa mga isang bansa tulad ng Estados Unidos at Taiwan. Iba pang bansa. Yun po yung una, no? Yung monopolist control. At dahil nga monopolist control nila, wala silang pakundangan doon sa pagkasira ng ating pangisdaan. Unang sumira talaga ng pangisdaan natin, yung mangrove. Ang winasak nila, yung mangrove area, napakayaman at na mangrove area natin, ay winasak ng aquaculture, yung fish pond. Pangalawa po, yung commercial fishing naman, sila yung kumukupong, ano, nag-uubos ng, sa pamamagitan, ano, ng panghuli ng isda doon sa ating mga karagatan. Mula dito sa baybayang dagat hanggang doon sa exclusive economic zone, sinasabi na rin po yun. No? At ang pangatlo po na problema natin sa pangisdaan, yung mga programa ng gobyerno tulad po ng mga reklamasyon. Sa ngayon po ay mayroong 102 reclamation project ang gobyerno. Natatabunan yung ating mga karagatan para lang pagtayuan ng mga negosyo ng dayuhan at lokal, no? At nandiyan po yung magnetite mining sa mga baybayang dagat, in part dito sa bahagi ng Luzon, no? Lagana po yan at saka sa Visayas. At ganun din po, ano, yung mga hindi maayos na pagtrato at walang napaparusahan na pagtapon ng mga nakakalasang chemical ng mga industriya at mina sa ating bansa. Yan po yung pinaka-fundamental na problema ng ating pangisdaan at sa ating bansa. Pag hindi po na-address yun, talagang critical. Kaya po hindi po kami mga maliliit na mga isdang problema. No? Dahil yung pamamaraan at katangian ng kagamitan ng panguli namin ay atrasado pa rin at maliitan at sistema ng sustainable pamamaraan ng pangingisda. I see. Sir, gusto ko pong tanungin ito sa inyo direktahan para mas malinaw sa akin at mas malinaw sa ating mga kababayan. Ang ating mga maliliit na mangingisda ay tila ba napipilitang gumawa ng illegal dahil nga dito sa mga problema na monopolyo at kontrol. Kumbaga, parang ang nakikinabang ay ang mga malalaking
kumpanya ng pangingisda. Pangalawa, andyan ang mangroves area na ginawang aquaculture na, na isa rin sa dahilan kung bakit kumukulang ang isda sa dagat. Pangatlo, ang programa ng mga gobyerno na tila na kakalimutan ang mga maliliit na mangingisda dahil siyempre nagkakaroon ng proklamasyon kung saan yung mga baybayang dagat, ito nga binibigay doon sa mga ibang mga kumpanya na pagtatayuan ng kanilang negosyo at pagkatapos kasama na rin ang mga bibigay ng mining, no, ng karapatan na magmina sa mga baybayang dagat na malaki rin ang epekto ng pagkawala ng mga isda sa dagat na uhuli ng ating mga kababayan. Tama po, yun po yung problema ng ating pangisda. Hindi po kami ng mga maliliit na mga isda. Mm-hmm. Alright, sir. Muli po, maraming salamat sa inyong pagpapaunlak sa akin, no, sir. Medyo mas nagkakaroon ako ng mas malinaw naman na pananaw tungkol na, doon naman sa side ng mga maliliit na mga isda, no. Muli po, sir, maraming salamat. Kung meron po kayong gustong sabihin sa ating mga nakikinig at sa publiko at maging sa ating binibigay ko po ang oras na ito. Maraming salamat, Tordian, at sa ating mga nakikinig, lalo na kina Gobernador at sa lahat ng mga opisyal, no, ng Palawan na nakakarinig sa ating ngayong araw. Ang pamalakaya po ay kasama nyo sa layunin ng sustainable development ng ating pangisdaan para sa pakinabang ang mga maliliit na mangisda. Ang pamalakaya po ay tumututol sa anumang programa at pagkakaraan at mga batas na ipapatupad na ito ay mga ka-epekto sa mga maliliit na mga isda na ang tanging kabuhayan lamang ay yung pangingisda. No? Tinitayad ko po silang lahat, ating mga kababayan, na maging critical tayo sa paglaban sa mga nabanggit ko na mga problema at suliranin ng ating mga pangisdaan tulad ng aquaculture, rampant aquaculture, yung commercial fishing, at saka yung reklamasyon, no? Conversion ng mga pangisdaan tungo doon sa privatization. Kasi ito po yung pinaka-problem talaga ng ating pangisdaan. Pag hindi po natin na-address itong mga nabanggit ko ng mga problema, ay ganun po ang mga plano ng mga local government at anumang ahensya na nakatago doon sa sustainable development ay bigo po yun. Maraming pong salamat at mag-away po kayo. Maraming pong salamat muli. Alright, inyo pong narinig ang tinig ng presidente ng Pamalakaya Pilipinas, si Sir Fernando Hicap. Ito po ay kaugnay pa rin, no, sa ginawang rally ng ating mga kababayang mga mangingisda kahapon dyan sa City Hall. At dyan po lamang kayo, tayo po'y magpapatuloy pa rin sa ating programa, ang Trabaho Negosyo. At iba pa, makilipas po ang ilang mga paalaala. 107.9 DWOK FM, ang BIGWAS Station sa Palawan. Musika, balita, komentaryo, pinagsama sa iisang himpilan ng radyo. Ito ang 107.9 DWOK FM Palawan, ang BIGWAS Station. BIGWAS, BIGWAS. Ikaw ba ay may hinanain at ang korupsyon ang lagi mong dahil? Kay Bigwas mo lahat iyan sabihin, siguradong aaksyonan at iisnabin. Pangunawa at respeto sa kapwa, servisyo totoo para sa masa. Huwag matakot sa ma- Bigwas ang tutuwid sa baluktot na sistema dito sa ating lungsod. Mga kurakot sa ating gobyerno, isa-isang bibigwasan sa program. Bigwas, ito ang sumbungan ng bayan, programang para sa lahat ng mamamayan. Mga pusher, drug addict, magtago na kayo, ito ang mission, uubusin na kayo. Bigwas, ito ang programa para sa naaapi, mananagot ka kay Tommy Abile. Uwakasan natin ang korupsyon, kapag humingi ka na tulong, agad-agad may aksyon. Ang bigwas ang mata ng bayan, ilalabas ang katotohanan. Mga tao na mapang-abuso, kay Tommy Abile magtago na kayo. Ikaw man ay makapangyarihan, basta't salot sa lipunan. Sa programang to ika'y bibigwasan, kahit sino ka man at kahit
kasi wala't ang kalukuhan. Walang takot at wala ding alinlangan. Pagkat nasa tama, ikaw ay pagbibigyan. Dahil ang programang to para sa ating mamamayan. Ngayon ikaw ay may kakampi. Hindi ka na maaapi sa ating bayan. Ito ang programa para sa katarungan. Ito ang sumpungan ng bayan. Programang para sa lahat ng mamamayan. Mga pusher, drug addict, magtago na kayo. Ito ang mission, upusin na kayo. Ito ang programa para sa naaapi. Mananagot ka kay Tommy Abile. Uwakasan natin ang korupsyon. Kapag humingi ka na tulong, agad-agad may action. BIGWAS, BIGWAS. Kung nais mong makarating sa paroroonan at ligtas dahil sa maingat na pagmamaneho, beep, 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 yeah! Pilandok Transport. Safe and on time. Inihahandog ng Palawan Transport, Pilandok Transport na po tayo. Tayo na! Kung gusto nyong magpaganda, ang Salon and Body Spa ay handang maglingkod sa inyo sa murang halaga. Kung kailangan ninyo ng haircut, rebond, body massage, manicure and pedicure, lalo na ang foot spa, sa F by Belisa Salon and Body Spa na matatagpuan sa ground floor ng Rangel Center, H. Mendoza Street, Puerto Princesa City. F by Belisa Salon and Body Spa, where you can experience the relaxation. So, contact us at 434-1161 or like us on Facebook at F by Feliza Salon and Body Spa. Natikman naman na ba ang pinakamasarap na ice cream? Walang iba kundi ang Miguelito's Ice Cream, ang ice cream ng bayan. Natural ang sangkap, pinakamasarap at abot kayang halaga ang Miguelito's Ice Cream. Swak na swak sa palasang Pinoy. Miguelito's Ice Cream serves different flavors, kaya ano pang hinihintay mo? Punta na sa Miguelito's Ice Cream sa Rangel Center at sa Robinson's Place, Palawan. Miguelito's Ice Cream at ice. So yummy, so delicious. Ciento siete punto nueve DWOK FM, ang BIGWAS Station sa Palawan. Sabihin, sigurado ma-aksyonan at tiis na bin. Pang-unawa, respect. Servisyo totoo para sa masa. Huwag matakot sa ma-influensya. Si Bigwas ang tutuwid sa baluktot na sistema dito sa ating lungsod. Mga kurakot sa ating gobyerno. Isa-isa program Bigwas. Ang sumpungan ng bayan. Programang para sa lahat ng mamamayan. Mga pusher, drug addict, magtago na kayo. Ito ang mission, upusin na kayo. Ito ang programa para sa naaapi. Mananagot ka kay Tommy Abile. Uwakasan natin ang korupsyon. Kapag humingi ka ng tulong, agad-agad may action. Ang BIGWAS ang mata ng bayan. Ilalabas ang katotohanan. Mga tao puso, kay Tommy Abile, magtago na kayo. Ikaw man ay makapangyarihan. Basta't salot sa lipunan. Sa programang to, ika'y bibigwasan. Kahit sino ka man at kahit saan ka man. Isisiwalat ang kalukuhan. Walang takot at wala ding alinlangan. Basta't nasa tama, ikaw ay pagbibigyan. Dahil ang programang to para sa ating mamamayan. Ngayon ikaw ay may kakampi. At hindi ka na maaapi sa ating bayan. Ito ang programa para sa katarungan. Ito ang sumpungan ng bayan. Programang para sa lahat ng mamamayan. Mga pusher, drug addict, magtago na kayo. Ito ang mission, upusin na kayo. Ito ang programa para sa naaapi. Mananagot ka kay Tommy Abile. Uwakasan natin ang korupsyon. Kapag humingi ka na tulong, agad-agad may action. BIGWAS 107.9 DWOK FM, ang BIGWAS Station sa
musika, balita at komentaryo pinagsama sa iisang himpilan ng radyo. Ito ang 107.9 DWOK FM Palawan, ang BIGWAS Station. BIGWAS! BIGWAS! Sabihin, sigurado maaksyonan at tiis na bin. Pangunawa, respeto sa kapwa. Servisyo totoo para sa masa. Huwag matakot sa ma-impluensya. Si Bigwas ang tutuwid sa baluktot na sistema dito sa ating lungsod. Mga kurakot sa ating gobyerno, isa-isang bibigwasan sa programa. Bigwas ang sumbungan ng bayan. Programang para sa lahat ng mga pusher, drug addict, magtago na kayo. Ito ang mission, upubusin na kayo. Ito ang programa para sa naaapi. Mananagot ka kay Tommy Abile. Natin ang korupsyon. Kapag humingi ka ng tulong, agad-agad may aksyon. Ang Bigwas ang mata ng bayan. Ilalabas ang katotohanan. Mga tao na mapang-abuso, kay Tommy Abile, magtago na kayo. Ikaw man ay makapangyarihan, basta't salot sa lipunan. Sa programang to, ika'y bibigwasan. Kahit sino ka man at kahit saan ka man, isisiwalat ang kalukuhan. Walang takot at wala ding alinlangan, basta't nasa tama, ikaw ay pagbibigyan. Dahil ang programang to para sa ating mamamayan. Ngayon ikaw ay may kakampi, at hindi ka na maaapi. Sa ating bayan, ito ang programa para sa katarungan. Ito ang sumpungan ng bayan. Programang para sa lahat ng mamamayan. Mga pusher, drug addict, magtago na kayo. Ito ang mission, upubusin na kayo. Ito ang programa para sa naaapi. Mananagot ka kay Tommy Abile. Uwakasan natin ang korupsyon. Kapag humingi ka na tulong, agad-agad may aksyon. Bigwas! 107.9 DWOK FM, ang Bigwas Station sa Palawan. Oras sa Pilipinas, ganap ng alas 9.50 ng umaga at ang oras na yan ay atin sa inyo ng Searbrooks Resort. Kung sawa ka na sa Laquacha sa syudad, bakit di mo subukan dayuhin ang Brooks Point Palawan? Sa Searbrooks Resort, you can swim, indulge, and relax. Siguradong mamamangha ka sa kagandahan nito. Mahusay na pasilidad sa abot kayang halaga. Like them on Facebook, Searbrooks Resort, relaxation, nakakaiba sa ganda. Trabaho, negosyo, at iba pa. Trabaho, negosyo, at iba pa. Trabaho, negosyo, at iba pa. Sa 107.9 DWOK FM Palawan. Alright, at welcome back ho. Dito pa rin sa ating programa, ang trabaho, negosyo at iba pa. Ako pa rin ho ang inyong lingkod, Ferdinand Quario. At kasama naman natin ngayon sa kabilang linya, ang manager ng City Peso, of course, the City of Puerto Princesa. Yan ay walang iba kundi si Sir Bong Lopez Jr. At para bigyan naman tayo ng mga impormasyong employment o trabaho. Sir, good morning po at welcome back dito sa ating programang Trabaho, Negosyo at Iba Pa. Ano po ang mga bagong programang pang-employment ng ating City Peso? Hello, good morning po. At ako na din sa lahat ng mga tagapatindig ng iyong programa. Apo, sir, go ahead po. Ano po yung mga bagong programa natin or ang alam ko, ngayong March 2 ay magkakaroon ang isang malaking job fair meron together with Cytel dyan sa Skylight Convention. Yes po. Una-una, Chok, ngayong umaga, simula kahapon po ay merong ongoing special recruitment activity sa aming kantapan. Kasi yung araw na ito, po ay iba't ibang posisyon sa abroad, ano? Ating mga kababayan na gusto umabol, mag-apply, gustong kinukonsider yung pagtatrabaho sa abroad, ay pwede po umabol hanggang ngayong hapon.
Okay. Eh, nandirito ako yung ating mga kasama sa agency na nag-conduct ng interview para sa gustong mag-apply. Mm-hmm. So, napakarami mga posisyon na pili-applyan. Kasama na po dyan yung mga technical, tourism related, the hotel and restaurant related jobs, mm-hmm. Carpenter, plumber, engineers, napakarami pong posisyon na pwedeng pag-apply. So, inaanyahan po natin ating mga kababayan na gustong mag-trabaho abroad. Pumunta po kayo ngayon dito sa tangkapan ng City Peso at magdala naman po kayo ng inyong biodata. Mm-hmm. At kaya po na nasabi nyo kasama ng Chok, ngayon darating po na March 2, Thursday, meron po tayong job fair. Career fair in Skylight Convention Center. Ito po ay sa pakiipagtulungan ng Cycle Philippines, isa sa pinakamalaking BPM sa Pilipinas, sa po, at sa buong bansa. Ito po yung ikaugnayan sa ating 145th founding anniversary ng syudad para naman po tayo makatulong sa ating kapataan sa mag-graduate students natin ay nagakandak po yung site na ng City Peso Career and Job Fair. Ibig sabihin po, career fair, meron po silang isang mga lecturers sa Manila. Binibigyan ng kalaman ito ating mag-graduate college students yung tinatawag na career readiness. After po na mga talks na yan, magkakaroon naman ng job fair. Ito sa City Fest, imbita ng 20 companies dito sa ating lungsod na magpa-participate po dito sa ating job fair. So yung ating mga kababayan, hindi lamang po ito sa mga college graduating students na inimbita, pati po yung mga wala pa rin trabaho ng mga kababayan dito sa lungsod, pwede po kayong pumunta sa Skylight Convention Center sa March 2 para po dito sa ating job fair. Mm-hmm. Sir, meron bang oras kung anong oras magsisimula yung jobs fair na gaganapin dyan sa Skylight ngayong March 2, ngayong Thursday? Opo, actually yung kanilang lectures, yung ating mga speakers na magsisimula yan ng 8 o'clock. Pero yung ating job fair proper ay magsisimula po yan ng alas 8 umaga. Mag-start sa kapapon po yun. Hindi lamang po ito merong lectures at after that sa 4 o'clock in afternoon, mayroon pong concert. May living concert, may mga pagtatanghal sa ating mga ng site of Philippines. Oh, Bob. Talagang meron pa palang concert na magaganap after nung kanilang seminars and also the employment or the hiring or the jobs fair. Sir, maraming salamat pa. Kaya dun sa mga kababayan natin ha, na gustong magtrabaho abroad, di ba, 27 and 28, so meron pa hong ito pong huling araw na pwede ho kayong humabol pa sa mga kababayan natin na gustong magtrabaho sa ibang bansa, ay meron hong kasalukuyang nagaganap na special recruitment activity dyan pa rin sa tanggapan ng City Peso. Ang kanilang tanggapan ay matatagpuan sa Old City Hall Building, second floor. Pag akyat nyo ho ng hagdan, gawing kanan. Dyan ho ang kanilang tanggapan. So hanggang alas 5 ng hapon itong special recruitment activity nyo until today. Yes, until today po ito. After that ay siguro mga pang panibagong at mas less schedule na, pero medyo matatagalan pa ng konti. Kaya po yung gusto pa rin kumabol until now ay pwede po kayong pumunta dito sa aming tanggapan sa City Peso. Alright, sir. Sir Bong Lopez Jr., maraming salamat po muli sa inyo. Maraming salamat. At sa pagbibigay mo ng pagkakataon, i-disseminate sa ating kamalang lungsod regarding po dito sa ating labor employment. Thank you very much. Muli niyo pag narinig ang tinig ni Sir Bong Lopez Jr., ang manager ng City Peso. Alright, at tayo tutungo na sa pinakahuling bahagi ng ating programa, ang pagbibigay naman ng mga job vacancies information pa rin dito naman lokal. Yan ang sa pamamagitan ng ating huling segment sa Trabaho Lang. Trabaho Lang! Trabaho Lang! Trabaho Lang! Layunin ang programang ito na makapagbigay ng impormasyon patungkol sa iba't ibang bakanteng trabaho na pwedeng applyan ng ating mga kababayan. Trabaho Lang! Alright, at narito naman ho ang mga trabahong pwedeng applyan ng ating mga kababayan dito ho sa Puerto Princesa. Available ho ang housekeeping supervisor, housekeeping staff, chief cook, assistant cook, food and beverages services, room attendant, at kitchen helper. Kung kayo ho ay interesado
At kung kayo ay kwalipikado, magpag-ugnayan po kayo sa ating provincial peso naman. So, ito pong mga binibigay nating mga job vacancies information, ito ho ay nakuha natin sa pakikipag-ugnayan naman sa provincial peso. Ito, okay, dito ho sa ating mga i-announce ha, kung kayo ay interesado sa mga i-anunsyo ko ngayong mga job vacancies, pumunta po lamang kayo sa provincial peso magpag-ugnayan sa kanila. Ang kanilang tanggapan ay matatagpuan sa room 9 ng Capitol Commercial Building. Diyan ho sa may Fernandez Street, yung harap ng Kapitolyo, yun ho yung Capitol Commercial Building. Sa second floor ho, room 9 naman ang tanggapan ng provincial peso. So ulitin ko lamang, meron silang housekeeping supervisor, housekeeping staff, chief cook, assistant cook, food and beverages, services, room attendant, kitchen helper. At immediate for hiring, truck helper naman po. Ang qualifications dito, high school or vocational graduate, dapat ho marunong din mag-drive. Driver's license code 1, 2, and 3 with at least 1 year experience in driving, with good moral character, can work under pressure, aware of safety precautions and traffic signs, know how to safely load and properly block, brace, and secure the cargo. At dapat po meron kayong TESDA accreditation. Para ho yun sa truck helper naman. Immediate hiring po ito. So habang inaanunsyo ko po ito, ay pwede itong ma-fill. Ibig sabihin, pwede itong applyan na. Kaya wag na ho kayong mag-atubili. Ngayong araw po ay pwede na ho kayong makipag-ugnayan sa atin namang provincial peso. Ulitin ko po lamang, ang kanilang tanggapan ay matatagpuan sa second floor, room 9 ng Capitol Commercial Building sa Fernandez Street. Harap po naman yan ang ating Kapitolyo. Ganun din available ang prime mover truck driver mechanic. Ang qualifications naman, high school or vocational graduate, should hold a professional license with 1, 2, 3, and 8 restriction codes. With at least 1 year experience in driving, knowledgeable in basic equipment troubleshooting, especially on prime mover trucks, heavy equipment, with good moral character, can work under pressure, know how to safely load and properly block, brace, and secure the cargo, and TESDA accredited. So yan po muna para sa araw na ito, ang mga trabahong pwedeng applyan ninyo. Dito ho yan sa ating lungsod, ang prime mover truck driver mechanic, truck helper, ang advisor, housekeeping staff, chief cook, assistant cook, food and beverages services, room attendant at kitchen helper. Alright, at yan po muna ang ating isa na namang makabuluhan na pagtatanghal ng programang Trabaho, Negosyo at Iba Pa. Nawa po ay ugaliin at patuloy po kayong makinig araw-araw dito sa ating programa sa DWOK 107.9 FM. Kami ang Bigwas Station sa Palawan. Asahan niyo po na hindi kami magsasawang magsaliksik ng mga impormasyong magbibigay sa atin ng napapanahong kalaman sa trabaho, sa mundo ng pagtatrabaho, talakaran sa negosyo, mga programang pangkabuhayan, sapagkat kami naninindigan na ang matalinong impormasyon ay magbibigay daan sa mahusay na opinion at progresibong desisyon. Para sa inyong mga opinion, comments, questions, and suggestions, o kung meron ho kayong mga issues o usapin na nais ninyong talakayin dito sa aming programa, mangyari po lamang na i-like nyo po ang aming Facebook fanpage, i-type nyo po ang Trabaho at Negosyo sa Palawan, at pwede ho kayong mag-iwan ng inyong mensahe roon. Pansamantala, ngayon po, habang tayo ay magtatapos, nais ko po lamang panawagan ang at pasalamatan, yung nakapulo to ng wallet, no? Isang kababayan natin na nakapulot ng wallet at sinurrender ho dito sa aming himpilan ang DWOK dito sa may Mitra Road, ang aming station matatagpuan ng Santa Monica, no? Mitra Road, Santa Monica. May nakita ho kaming dito, tinignan namin ang laman ng wallet at meron nakalagay dito ng mga ID. Ang pangalan ay Michael Braganza. So kung kayo ho ay si Michael Braganza, ang inyong wallet ay pwede nyong i-claim dito sa aming himpilan, ang DWOK. Dito kami sa may Mitra Road ng Barangay Santa Monica. Ito ay pinabibigay ng kababayan natin na nakapulot ng wallet ninyo. Pakipuntahan na lang po rito. Ulitin ko po kaya dito sa ID na nakalagay si Michael Braganza ng Palawan State University. So punta lang ho kayo dito para i-claim nyo ho ang inyong wallet. Magdala rin ho kayo ng iba pang ID, no, na magpapatunay na kayo ho yung may-ari nitong wallet na napulot ng ating kababayan.
Alright, at sa ating pagtatapos ngayong araw ng Martes, ika-28 sa buwan ng Pebrero taong 2017, ang huling araw ng February, narito ang ating pagkain pang espiritual. Mula sa Psalm 115 verse 15, may you be blessed by the Lord, the maker of heaven and earth. Sa ngalan ni Tommy Abile, ang hepe ng DWOK FM 107.9, ang Bigwas Station sa Palawan. Nagkasama natin sa technical side, Ian Bulaon. Ako ang inyo ni Code Ferdinand Quario, nagsasabing matamang salamat at mayad nga temprano kanindong tanan. Hanap mo ba'y trabaho? Meron ka bang katanungan patungkol sa iyong mga benepisyo? O balak mo bang magtayo ng sariling negosyo? Sagot namin yan! Narito na ang natatanging programa sa radyo na tatalakay sa mundo ng trabaho at pag may negosyo, trabaho, negosyo, at iba pa! Mapapakinggan araw-araw, Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga. Makakasama si Ferdinand Bocho Aquario. Dito lamang yan sa pinakabagong radio station, ang 107.9 DWOK FM Palawan. 107.9 DWOK FM, ang Bigwas Station sa Palawan. Musika, balita, komentaryo, pinagsama sa iisang himpilan ng radyo. Ito ang 107.9 DWOK FM Palawan, ang Bigwas Station. Bigwas! Bigwas! Kung nais mong makarating sa paroroonan at ligtas dahil sa maingat na pagmamaneho, Pilandok Transport. Safe and on time. Inihahandog ng Palawan Transport, Pilandok Transport na po tayo. Tayo na! Kung gusto nyong magpaganda, ang F by Felisa Salon and Body Spa ay handang maglingkod sa inyo sa murang halaga. Kung kailangan ninyo ng haircut, rebond, body massage, manicure and pedicure, lalo na ang foot spa, sa F by Felisa Salon and Body Spa na matatagpuan sa ground floor ng Rangel Center, H. Mendoza Street, Puerto Princesa City. F by Felisa Salon and Body Spa, where you can experience the relaxation from head to toe. Contact us at 434-1161 or like us on Facebook at F by Felisa Salon and Body Spa. Natikman naman na ba ang pinakamasarap na ice cream? Walang iba kundi ang Miguelito's Ice Cream. Ang ice cream ng bayan. Natural ang sangkap, pinakamasarap at abot kayang halaga ang Miguelito's Ice Cream. Swak na swak sa palasang Pinoy. Miguelito's Ice Cream serves different flavors, kaya ano pang inihintay mo? Punta na sa Miguelito's Ice Cream sa Rangel Center at sa Robinson's Place, Palawan. Miguelito's Ice Cream, ang ice cream ng bayan. So yummy, so delicious. Clap alone if you feel like a room without a roof. Good morning, radio. Thanks for the wake-up call again. As a new day lies before us, I know we can face anything together, my friend. Send me off into the world's wide. I'm ready to begin.
FM sa 107 ang Bigwas Station. Ayan, kahit medyo medyo bibigyan na natin medyo kasiyahan. Oo.
Sabi niya nga dito ay, babe, pakisabi naman sa lumalandi sa'yo, hindi ako marunong mag-English pero nagpapadugo ko ng ilong. Yan, kala nila pag-English na nakapagpadugo. Kahit pagbibisaya, nakakadugo ng ilong yan. Opo. Oh, pero kung alam talaga na ibig sabihin nun, eh alam na yun, di ba? Yes. O kung lalandi mo yung asawa o yung boyfriend niya, ay nako, hindi lang paduguan ng ilong ang mangyayari. Ibang klaseng pagpapadugo ng ilong to, ma'am. Oo, lagi may nakatutok ng glock lang dyan. Kailan kung pagpapadugo ng ilong o glock ang titira sa kanila, hindi ba? Yan, tulad ng comment ni Romeo Tuazon. Hahaha, okay yan, friend. Oo, friend namin yun taga Manila. Opo, at kibabasahin ko po ito. Oo, basahin ko. Adot, nakalagay yun. At komento ni Rodelyn Hanif, haha, at least may warning kay D. Tommy Avile, di ba, Kuya Romeo Tuazon? Ayun na, nagkakalabasan na. Nagkakalabasan oh, na. Ayan, galing kay Kuya Romy Tuazon, tama ka, friend, kaya ingat ka, Tommy. Ayan. Sumagot si Tommy, Sir Tommy Avile, sabi niya, hahaha, I love you. Uy, grabe, in public na yun, ha, di ba? Sino kaya yun? Man, ay, ito pa, may dinutong siya. May, opo. Oo. Huwag kang mag-alala, Romeo Tuazon, imbitado ka sa kasal namin dito sa Palawan, gaganapin. Wow, talagang ano na, Palawan na. Oo, usapang kasalan na to, natapak ko yata sa dugo. Malaki-laking gastos yan. Pamasahe pa, accommodation. Nako po, yung mga bisita, pag-ipunan na nila. O, di bali, mayaman naman yung cert, si ano eh, si D. Tommy eh. Hindi ko nabuoin. Ayan, galing kay Romy Tuazon. Sure yan, sama ako. Wag na yung isa ha. Baka malasin lang ako. Ang hard talaga ng mga to. Grabe. Yan, eto pa. May papakilala daw siya. Nag-umpisa na naman siya eh. Oo, oo, may papakilala daw. Tama yung inisnab yung ano ko, diba? Yung reply ko sa kanya. Baka ex niya yun. Inisnab, grabe. Yung sino daw yung ipapakilala? Tanong mo, ma'am. Sino kaya iyon? Ayaw magsalita kung sino eh. Kung para naman kay kayo Romeo yun, di ba? Bakit tago pa kung sino yun? Di ba? Ayan, galing kay Mary Jane Ariola. Katapang talaga ng kumari ko. Ayan na. Doon lang po yan sa ano, sa FB lang yan, ha? Opo. Oo. Eto, galing kay Rayalin Ginto Carpina. Ano ba yan? Para lang kayong timang. Alam na kung bakit. Alam na kung bakit tinawag na timang. Explain ko pa ba? Oh, bakit nga ba, ma'am? Oh, parang alay nung ano eh. Alay nung topic na sa mga naging comment. Yung diba? Napunta na sa kasalan, ibig sa paduguan ng ilong. Yan, ngayon naging timang na. Oh, kasi ang story niyan, laging away. Okay. Pika nga, diba? Habang patindi yung pag-aaway, patindi ng patindi yung love na nararamdaman. Opo, lalo kayong pinapatibay. Parang may kinikilig. May kinikilig sa newsroom. May nag-react agad. May nag-react. Wala pa nga react agad eh. Totoo ba? Hindi. Yun lang yung tanong dun eh. Diba? Tumatawa na lang. Ano ba? Sabihin na? Approve daw. Sabihin na. Okay, sabihin na talaga. O, sige na, I love you na nga, Tommy Avile. In public na yan, ha? Kasi di ba nagsabi siya noon? So, nireplyan ko din. Di ba? Oo nga, siya naman po ang nagpasimula ng I love you, han. Oo, sana wala nang manggulong mga ex na yan, ha? Hindi lang ex, ma'am. Why? Yung mga ex, may why. Yung mga may extra pa po. Oh, yung mga may extra, yung mahilig manira ng relasyon, ha? Opo, yan. Ingat-ingat na. Kung ayaw nilang dumugo ang ilong, manahimik na sila. Oo, but sana kung dugo lang ng ilong, di ba? Eh, kung dinapatan pa ng Glock 17. Ayan. Kunyari pa. Hanggang dito sa Facebook expose, umabot yung Glock 17. Oh, alam ko, nasa gilid lagi yun pag nagbo-broadcast sa umaga yun, eh. Ayun na nga. Unang topic pa lang, nako. Ano? Na-aircon na tayo niyan, ha? Pinapawisan parang, pa din. Parang yung isa kasi pinagpapawisan. Oo nga po. Oo, hindi mo alam kung bakit. Mas malamig naman doon. Ayun nun, nagpunas na nga, oh. Ang laki pa. Talaga ang laking towel nun. Ang kapal na towel mo pinapunas. Kurtina na. Kurtina pala yun. Ayan na. Date na lang ang kasi, di ba? Lagi nang sinasabi yung ganun, kasal, sakal. Pero ang engagement ring, parang ano na rin, kinalawang na. Ewan pa naman nangyari sa engagement ring na yun. Nangupas na po.
Oo, nangupas na, kinalawang na. Ano pa kailangan gawin doon? Bago na ba, bago? May remedyo doon na ibabad sa suka. Para mamla naman. Oo. Sige, abangan po namin yung kasalan na yan. Oo. Eh, may nag-react na, ano daw, kung pwede daw double wedding. Sabi ko, hindi pwedeng double wedding. Moment namin yun, maggulo lang siya. Yan. Kung tayo merong pagmamahal at pagpapaduguan ng ilong, eh dito, iba namang klase to, hindi ba? Oo. Lalo nung, etong viral talaga. Kahapon lang to. Oh, pero ang dami ng bumatikos, ang dami talaga nag-comment, nag-share, di ba, tungkol nga dito. Mm-hmm. Kung dito may pagmamahalan, dito naman may laglagan. Mm-hmm. Oo, usang laglagan ngayon talaga dito sa ngayon ng ating tulad na lang din ng, medyo mahaba-haba to. Yan, ng post ni Charlie O. Anto Habonete sa We Support pa, Anto, President Duterte Administration and We Support Bongbong Marcos. Mahaba yan. Pwede na ikaw mag-ano dyan. Sige po. Sabi nga sa post ni Charlie O. Habonete, para po sa akin, mga ka-Duterte, sa lahat po na mga senador sa ating bansa, si Idol Manny Pacquiao po ang may pinakamaraming accomplishment na nagawa mula nung nanalo siya bilang senador. May kasabihan nga po tayo na matalino man ang matching ay naiisahan din. Kagaya ng ginawa niya... Kahit lima noon at ngayon, may apat na naman siyang senador na tinanggalan ng posisyon sa Senado. Kahit di man lang siya kasing talino ni Nadine Lima at apat pa ang tinanggal niya, para po sa akin mas matalino po siya. Kasi una, may takot siya sa Diyos. Pangalawa, may malasakit siya sa sambayan ng Pilipino. Pangatlo, kung may sobra sa at tumutulong siya sa mga nangangailangan. Kaya, mahal siya ng mga mamamayang Pilipino. Sa palagay niyo po, tama ba ang ginawa niya sa pagtanggal niya sa walang kwentang senador na walang ginawa kundi kontrahin lahat ng mga plano ng ating mahal na Pangulong Duterte na ang hangad niya lang ay para sa ikabubuti ng mga Pilipino? Oo, yan kasi ang mahirap, eh, di ba? Aali-aligid sila. Hindi naman alam na wala sa pag-asa, di ba? Lalo yung mga umaali-aligid na yan. O, pero may ano yung nag-comment din. Opo. O sa unang topic natin, medyo basahin lang natin yon, ha? Sige na, sa isang araw, dalawang kasalan, tayo at si Roby. Hala, naku. Broadcast na yun. Baka may mag-hapon. Ayan, yan kasi ang hirap sa mga taong maghilig, umali-aligid, di ba? Laging nalalaglag. Kaya huwag nyo nang asahan pa na mababalikan kayo noon. Hindi ba? Oo, para may hugot doon. May kasamang hugot doon sa topic natin, oh, hindi ba? Kasi oh, nagkalaglagan na, eh, hindi ba? Tamo, hindi nila akalain na isang Manny Pacquiao, oh, di ba? Na minamaliit nila dati. Dati na ngayon. Oo, na sila na siya sa kanila. Oh, yan. Na pag bumagsak, parang tinamaan ni Pacquiao. Parang ganun din sa pag-ibig, di ba? Oo. Oo. Ayan, kasi ang ginawa ni Senator Manny Pacquiao, pinagpapalitan niya yung mga nasa committee. Ito, tulad na lang ng kay Bam Aquino, ang ipinalit niya rito ay si Francis Cheese Escudero, siyang nilagay niya sa Committee on Education. Mm-hmm. Ayan, tapos si Trillanes naman, siya ngayon nung hawak doon sa mga tinanggal o inilipat sa minority. Oo. Yan. Parang medyo kulang-kulang yung ano natin. Ay, kasi apat sila na tinanggal doon. Yun, tapos si Senator Ralph Recto naman, siya ang ipinalit kay Franklin Drelon. Mm-hmm. Oo, bilang Senator. Ayan. Kaya dahil dyan, umani ng maraming batikos. Yan. Tulad na lang nga nito, nahawak na ni Trillanes ang mga katutubo, mga AITA. Ay, ganun. Yung apat pala na LP na yon. Naging katutubo, eh, no? Ayan. Ito nga namang comment natin. Dahil nga dyan sa ginawa ni Senator Manny Pacquiao, ang daming comments, kaya lang piliin na lang natin yung iba dahil nga masyadong marami. Yan, tulad ng comment ni Kami Nesan Crew.
Mabait ang Diyos kasi binigyan niya kami ng isang money na napakaraming natulungan na kababayan. Mabuhay ka, money, and many more blessings to come. Ayan. Oh. Totoo naman kasi nanggap siya o nananalo siya, nambabahagi rin siya ng mga blessings na natatanggap niya. Hindi katulad nung iba, lumabas na nga yung funding, pero ibinubulsa pa rin. Di ba? Kinukura pa rin nila. Grabe. Yan, tignan mo, ang simpleng, mas maganda talaga na yung kumamumuhay galing sa isang simpleng pamumuhay habang umaangat siya dahil ramdam niya din kung ano ang nararamdaman ng mga simpleng mamamayan, lalo na mga mahihirap. Yes, kasi yan. Dahil na, galing na po siya sa kahirapan, naranasan niya na yun. Mm-hmm. Kaya ngayon, nag-share din siya ng mga blessings niya, di ba? Para makatulong. Okay. Yan. Galing naman kay Annabel Mahilom. Go, go, Mr. Manny Pacquiao. Dapat lang sa kanila silang nakaupo, pero puro forma lang ang birada. Walang nagawa sa bayan. Puro kontra sa administrasyon ng Pangulo. Mabuhay ka, Mr. Manny, para sa taong bayan. Ang ginawa mo tutulong na sa Pangulo para sa bansa. Pagkatapos, kukontrahin nila. Parang naligaw ka na. Opo. Parang malayo na yung kinoment mo. Pagkatapos, kukontrahin nila. Itong kong tanggal. Yeah. Ayun. Yun na rin po yun. Ala, binura, hindi pa namin napabasa yun. Pero naano ko, sabi niya, pag siya nagkaroon ng pera, bibili niya ng mga bahay. Kanya lang daw. Kanya lang. Akala ko nun. Matutang mamahagi ng blessings, hindi ba? Tulad din ang comment ni Feriza Eding Salcedo. All out support kami kay Senator Manny Pacquiao, a big yes ang taong may takot sa Diyos. Kahit walang boss, ginagawa niya at pinagbubuti niya ang kanyang trabaho dahil isa siyang matalino at may konsensyang tao. Kaya go, Senator Manny, lahat ng kontra sa hangarin ng Pangulo na siya namang ikabubuti ng mamayan, idispatch siya sa Senado, mga puro sariling interes yan, taga LP. Ayan, nilaglag na. Yan, ito. Si Manny namimigay ng bahay, pero ako mamimili, pero akin. Grabe. Huwag naman ipalantad. Kaya nga inaalis ng mga LP dahil mga sakim at gani, dadagdaga mo pa, huwag na. Diba? Yan, galing naman kay Don. Nawala ka na. Ayun. Nagusto ng mga Pilipino na munlad. Kayo ang humihila pababa sa pag-unlad ng bayan. Puro kayo puna sa admin. Tama lang yan na nawalan kayo ng mga pwesto. Mga wala rin naman kayong silbi. Next admin, Pro Duterte. Di na babalik ang Pilipino sa LP. Juice colored. Diba? Kasi mas napansin nga talaga nila na meron ngang EJK na nangyari. Pero may mas malaki ang nakikita nilang develop bago talaga sa mga pinairal na batas ngayon. Tamo sila na paglalaroan. Opo. Diba? Baga sila nahuhuli sa mga pinaggagawa nila. Tulad na lang ni Trillanes na iba ang hinila niya kay Dilima. Ha? Ano yung hinila? Anong hinila? Ano man talaga. Oh, mamaya ko sa lima mapunta tong hilaan na ko. Yan. At least may apat nang nahila, diba? Dinugtungan. Hinila niya kay Dilima. Yung sa baba daw. Ewan ko ba naman dito? Hilan? Napunta na sa laglagan ang hilaan. Ay, ang hilaan sa... Tama ba yun? Opo. Ayun na yun. Ayan. Ayon pa sa ibang comment. Galing kay Francis Orencio daw, bakit may basehan ba kayo? Kung ako nga naman, kung sirang kamatis, ihalo ko sa maganda, lalong bubulok yan. Mag-isip mga LP, lagi na lang kayo ganyan. Bansa natin kayo, ang puro against talagang sagabal kayo. Which is true naman talaga, di ba? Ang daming magandang hangarin ni President Duterte para sa ating bansa, pero sila pigil ng pigil. Tulad na ng mga krimen na nangyayari ngayon. Pero nakaka-sad kasi nga yung rape, inalis dun para sa inano na death penalty. Oo, dapat kasama yung kasi syempre buhay yung kay Luhay, di ba? Oo, dapat nga mas twice pa yung gawin sa kanila. Yun. Neil at Eric.
Eh ano ngayon? Alangan namang maglagay ng puro ko kontra sa programa ng gobyerno ang ilagay dyan? Noon, ngayon sa inyo pa rin. Ano kayo? LP, sinuswerte? Hintay lang kayo pag sa inyo na ang Pangulo. Weather lang. Oo, di ba? Wika nga yan ni, ano, ni Erap Estrada. Weather lang. Yan kasi ang problema. Hindi ba? Hindi pagkakataon nyo o hindi laging panahon nyo. Diba? Umiikot ang mundo. Hindi lahat laging susunod sa mga galamay nyo. Tama. Maraming nanonood sa inyo ngayon, lalo na ang ibang himpilan. Nakikialam daw ang bigwas ka bago-bago. E di wow! Itong istasyon na talagang kaya kayo na ituwid. Diba? At kaya mga mamayan, lalo na itong Palawan, sa mga maling ibinabalita nyo, ibinibigay nyo impormasyon. Kung di ba naman kayo mga ingot, ito, independent station to. Di ba? Kaya huwag kayo masyadong ano dyan, ha? Kahit bago to, ito ang bago na kilala na agad. Tanyo, tinitira nyo. Parang konektado sa pinabasa natin. O, oh, di ba? Oo, ito na. Ito na ang istasyon na siya namang sa gobyerno, merong mga LP na inilaglag. Dito naman, merong mga istasyong ilalaglag. Istasyong ilalaglag. Hindi ba? Hindi porkit isang trabaho natin eh, tolerate namin ang mga pag-uugali niyong ganyan. Hindi ho mangyayari yun. Dahil kawawa ang mga susunod na henerasyon na pumapasok sa larangan ng media. Kung di ba naman kayo mga engot. Di ba? Huwag kayo one-sided ha. Andito tayo para magbigay ng tamang impormasyon sa mamayan at hindi para makiisa o makihalubilo dyan sa mga politikong pulpul na yan. Yan. Lalo na si Kalbong Louie na adik kitang-kita sa video. Oo nga. Actually, sinare ko pa yun. Nakakahiya ka talaga, Louie La Rosa. Kaya nun, kalat na kalat ang pagbumukha mo sa social media, kahit sa lahat ng media, kahit nasyonal, eh, talaga naman, ewan ko, talagang hindi pa talaga lalong mawala yung mga buhok mo dyan. Yung meron nga dyan, bansot na, ang laki pa ng tiyan, paano kaya pag nakipag-away, ano mauuli, mudyako. O, mudyako ba? Di ba? Yan. Magaling pala, humigop si Louie. Ah, ano ba inihigop mo dyan? Ah. Katol daw, ma'am eh. Katol? Katol na daw, ma'am. Hindi niya na kasi kayang bumili ng ano. Ay, hindi. Mas masarap o kaya mas maganda ang insecticide. Swak na swak ka dun. Diba? Mabango pa. Basta water-based yun, ha? Diba? Kaya maganda talaga yung naging transition ngayon tung sa bagong administration kasi halos lahat ng mga gago at lukuluko, gahaman at corrupted na mga opisyalis maging sa larangan ng media eh nahuhuli na at unti labas. Alalahanin nyo to, hindi lahat ng sa media ay natatapalan ng pera nyo. Tama. Magaling pala humigop si Louie, kaya pala sip-sip sa mga politikong palpak. Basta magaling humigop, sip-sip. Hit-hit yun, di. Hit-hit ba? Oo, basta magaling humit-hit. Yan, magaling ding sumip-sip. Yan, ingat-ingat ang mga politiko dyan dahil maraming linta na media dyan. Kami po ay magbabalik sa ilang minuto lamang. Oh, dahil nag-iinit na si ma'am eh. Ciento siete punto nueve DWOK FM ang Bigwas Station sa Palawan. Musika, balita, komentaryo pinagsama sa iisang himpilan ng radyo. Ito ang 107.9 DWOK FM Palawan, ang Bigwas Station. Kung nais mong makarating sa paroroonan at ligtas dahil sa maingat na pagmamaneho, beep, 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 yeah! Pilandok Transport. Safe and on time. Inihahandog ng Palawan Transport, Pilandok Transport na po tayo. Tayo na! Kung gusto nyong magpaganda, ang F by Palisa Salon and Body Spa ay handang maglingkod sa inyo sa murang halaga. Kung kailangan ninyo ng haircut, rebond, body massage, manicure and pedicure, lalo na ang foot spa, sa F by Palisa Salon and Body Spa na matatagpuan sa ground floor ng Rengel Center, H. Mendoza Street, Puerto Princesa City.
F by Felisa Salon and Body Spa, where you can experience the relaxation from head to toe. Contact us at 434-1161 or like us on Facebook at by Felisa Salon and Body Spa. Natikman mo na ba ang pinakamasarap na ice cream? Walang iba, kundi ang Miguelito's Ice Cream. Ang ice cream ng bayan. Natural ang sangka, pinakamasarap at abot kayang halaga ang Miguelito's Ice Cream. Swak na swak sa palasang Pinoy. Miguelito's Ice Cream serves different flavors, kaya ano pang hinihintay mo? Punta na sa Miguelito's Ice Cream sa Rengel Center at sa Robinson's Place, Palawan. Miguelito's Ice Cream, ang ice cream ng bayan. DWOK FM, ang BIGWAS Station sa Palawan. Babalik nga tayo sa programang Facebook Expose. At ituloy natin yung kanyang mga comments tungkol kay Manny Pacquiao sa ginawa niya dun sa apat na LP na kanyang pinagpapapalitan. Ayan, comment nga ni Bobot Mortis, sana madali lang naripasuhin ang COMELEC laws at huwag nang payagang tumakbo sa eleksyon ang mga anti-government. Dapat pro-government lahat. Pampagulo lang itong mga nasa antay. Kasi alam, maganda rin kasi yung may antay eh, 'di ba? Kung pro lahat, eh para namang walang thrill. 'Di ba? Parang sa isang relasyon 'yan eh. Kung walang away, walang tampuhan, paano mas mapapatago malalaman mo yung mga dapat pa palang baguhin dito sa ating bansa? 'Di ba? Kung lahat pro eh siguro magtataguan na rin 'yan. 'Di ba? 'Yan, tulad din ng comment ni Jessica Galoyo. At least majority na ang matitino sa Senado. May mga isip na. Ilagay pa ba lahat ng salot dyan?
di na ninyo kayang maniobrahin ang Senado. Uy, gising na po ang karamihan, wala na kayong pag-asang maluklok dyan. Ilalim na nga lang ba kayong nagko-commemorate sa anniversary ng EDSA? May celebrity dun at nag-iisa lang si Jim. Kaya dyan na lang kayo sa tabi-tabi. Yun. Yun ang pinang, ano niya, yun ang pinangahatak nila kundi artista. Di ba? Artista yung pangalan nila dun sa may EDSA. Yan. Galing kay Myla Simpson Montefalco C. Tama lang naman kasi yan eh. Kasi hindi uusan na bansa sa ginagawa nyo. Puro kayo kontra bulate. Dapat lang na pagtatanggalin kayo. Kasi nanggugulo lang kayo sa administrasyon. Kung tumulong na lang kayo sa pagpapaunlad ng bansa, di sana lahat tayo masaya. Totoo naman, di ba? Sana lahat talaga tayo masaya kung nakikipagtulungan na lang sa isa't isa. Di ba? Tulad na lang to na nangyayari sa Palawan na halos lahat ngayon ay inilalabas na ang kanilang mga nalalaman. Kaya nalaman natin tuloy ngayon kung sino ang mga dapat nang lampasuhin at dapat nang alisin. Diba? Tulad nitong post ni Francis Relator Tugade sa page o sa FB ng Police Digest sa FB. Ako po ay dating miyembro ng Community Investigative Service ng CIDG Palawan. Dati po ay mataas ang tingin ko sa CIDG. Ngunit nasira ito kalaunan sapagkat ginagamit ng magkapatid na SPO to Antonio Magbanwa at SPO to Salvador Magbanwa ang kanilang tsapa upang makakotong at makapang-abuso ng kapwa. Nang una ay maayos pa po dahil hindi ko po alam ang lahat. Ngunit ako po ay nagtaka at nagduda nang huli sapagkat sa tuwing may operasyon kami ay hindi ginagamit ang ginagamit namin sa sasakyan ay kay Attorney Hermie Aban, isang kilalang drug lord dito sa amin sa Palawan. At tita na dumarating ay ang nagbibigay ng akomodasyon ay si Attorney Aban at ipinapatuloy sa Aziza Hotel at Legend Palawan. Parehong 4-star hotel po dito sa amin. Kung sila po ay matinong police, hindi po sila dapat dumikit sa mga ito. Nalaman ko din po ang gawain nila, magsasanla ng baril at ang napagsanlaan nila ay a-applyan ng search warrant at kakasuhan pag hindi umareglo. Engineer Ramon Tanghal ng Barangay San Pedro, Puerto Princesa City at Barangay Chairman Alan Concepcion ang nagsanla ng dalawang iyon. Si Mark Concepcion ay may-ari ng Duchess Pension na kung saan ay bayaw ni Brando Ravanes, isang bilanggo sa Ihawig Penal Colony, Iwahig Penal Colony at tulak ng ipinagbabawal na droga sa aming lugar. Mga bastos din at manyakis po ang magkapatid na ito sapagkat ang isang babaeng preso na nahuli namin na si Jonabeth Garcia sa kasong estafa ay binastos at minolestia sa pamamagitan ng paghahasa at pag-blowjob ni Tony Magbanwa sa loob mismo ng kulungan. Si Jonabeth po ay nakakulong sa provincial jail. Sa ngayon po, samantalang ang kapatid namang nitong si Salvador Magbanwa ay hinalay at pinagsamantalahan ang kanilang witness sa pagpatay sa kanilang kita na Garcia. Sa kasalukuyan ay may nakasampang kaso ng rape sa korte laban kay Salvador. Subalit, nangangamba po ako at nadidismiss din ang kaso kasi madami na po silang pera na napangbayad sapagkat milyon-milyon na po ang kanilang pera dahil sa investment scam sa Palawan na Abrilliance. Paleco, my super saver at sila po ay nag-pay in ng konting halaga at persahan na po nilang tinakot at sila po ay nakapag-pay out agad-agad ng milyon-milyon. At pinapatakas pa nila ang isa sa mga manager ng scam sakay ng helicopter nang malugi na ang kumpanya. Ihin ay kanilang pinatakas kapalit ng 5 milyong halaga.
Ang isa pa po na ginawa nila ay pinasok din nila ang bahay ng isa sa mga manager ng scam sa bayan ng Quezon, Palawan at tinangay ang vault na may lamang 5 milyon. Ang lahat ng iyan ay alam ni Elgin Damasco na bander ng Bandera News FM. Dati po nilang kaibigan pero matindi na nilang kalaban sapagkat nabisto na ang nang nasabing radio reporter ang kanilang at binabanatan po sila araw-araw. Sana po ay maimbestigahan ang gawain ng mga ito dahil sila po ang sumira ng imahe ng mga pulisya sa aming lalawigan. Maraming salamat po at inaasahan namin taga-Palawan ang agarang aksyon. Ito pong binasa namin ay hango lamang po o nakapost po ito sa Facebook at ang nag-post nito ay si Francis Rela Tortugade na sa Police Digest sa FB. Kaya kung ano man pong iniisip nyo ay ito po ay nakapost nyo makikita mismo sa FB. At bakit naman ganito, hindi ba? Imbis na tayo ang maglinis sa mga kabulastugan o magtuwid at magpaintindi sa mga mayanan ng tamang batas, eh kayo pa ho ang sumisira ng mismong imahe ninyo, lalo ng inyong departamento. Lalo na ho sa inyong dalawang magkapatid na Salvador Magbanua at Antonio Magbanua, hindi ho ba kayo naihiya? At bakit may isa pa ring media, no, isang anchorman o isang istasyon na talaga naman eh, nakihalo pa. Diba? Hindi ba ikaw nahihiya dyan? Ang kapal na mukha mo na manira ko o magsabi na kung ano-ano, pero anong ginawa mo? Ikaw pala mismo ay tumatanggap. Naturingan pa silang naturingan pa kayo na tagapamahala at tagatatag ng batas. Oo. Sila pa ang hindi marunong sumunod. Mm-mm. Yan, nakakahiya talaga, hindi ba, pagkaganyan. Di ba, ang lakas-lakas magsipagtira, lakas-lakas na mamuna. Pero, grabe, kayo naman pala mismo, ang mismong sumisira sa mga sarili nyo at sa ating larangan, hindi ba? Yan. Dapat bago sila magsalita sa harapan ng mikropono o sa harap sa radyo, ay alam nila sa sarili nila na sila rin mismo ay malinis. Mm-mm. Ayan, kaya ito po ay na dapat ay makuwanan o maipaliwanag sa atin ito ni Damasco at ang magkapatid na Magbanua ng CIDG. Yan. Tulad din ng comment nila Dodong Fajardo, ay nako, sa korte ka pumunta sir. Buti nga may nag-concern pa eh, hindi ba? Oo, hindi ka ba natuwa nun at merong nag-concern na mailabas yung mga ganyang katiwalian o kabulukan? Yan. Galing naman kay Francis Relator Tugade. A police officer is honest in his words, deeds, and thoughts. It is either fundamental duty to serve the people, to safeguard the lives and property of the people. How could a police officer will become a good public servant when they themselves does not perform their utmost diligence in the task with their duties requires? A police officer is always honorable. But SPO to Antonio Magbanua and SPO to Salvador Magbanua disproved their honor by molesting Jonabeth, which was under their custody. They flagrantly disregarded the well-known legal rules. These cops were corrupt and considering scalawags in uniform. Yan, medyo matindi yung ano ha, yung binitawan niyang mga salita na yon, hindi ba? Yan, kaya dapat sa mga pulis na ito ay sunugin. Nagkamali pa ng isang letter, buti na lang mabilis ang mata. Di ba? Kasi kawawa naman din yung mga nabibiktima nila. Hindi ba? Dahil para sa interest ng mamain, eh sila pa mismo ang gumagawa ng kalokohan. Grabing patong-patong ang ginawa nilang kasalanan. Kaya grabe talaga, hindi ba? Bakit naman kasi ganun na imbis na sila ang magpatupad ng batas, tapos yung isa naman na station, which is dapat sila ang nagbubulgar o nagbibigay ng tamang impormasyon sa mamayan, eh nakiisa pa doon. Hindi ba? Yan. Kaya bakit ganun? Hindi ba? Kasi hindi lang din sa tungkol sa mga pulis, maging dito
sa local government ay meron din pangyayaring ganito na dapat iisipin nila ang kapakanan ng mamamayan, pero iba ang lumalabas sa kanila. Tulad na lang din ng sinabi ni Chona Chan. Kabayan, alam mo ba ang nangyari sa usapan nila Byron at Vice Mayor Marcaida noong sila ay nag-usap noong Lunes? Ito ang sinabi ni Byron habang nanlilisik ang kanyang namumulang mga mata, parang mga look at umusok na ilong at tainga, at ito ang sinabi niya. Vice, pag mag-take out ka, tandaan mo, kalaban na kita. Wow, nananakot pa, sagot ni Vice bilang respeto. Until Friday, Mayor, pag wala ka pang makuha na TRO, pasensya na po. Mag-take out na ako, baka ako pa ang kasuhan ng DILG, dereliction of duty. Dereliction of duty. Tama po. Mm-hmm. Dahil sa Revised Penal Code, Article 234, refusal to discharge elective office, the penalty of Arresto, Mayor, shall be imposed upon any person who have been elected by popular election to a public office, shall refuse without legal motive to be sworn in or to discharge the duties that may assigned by a higher authority. Balita ko, kaliwat kanan na ang pirmang ginagawa ni Acting City Administrator sa mga cheque na pinapalakad ni Ousted Mayor Byron. Ang appointment ni Administrator ay city legal siya ay inassign ni Byron sa admin. Pansamantala, ngayong si Byron ay wala na, at dahil siya at yung mahigit sa 20 niyang inappoint as coterminus ay dapat wala na din. Dahil natsugi na rin ang kanilang appointing authority. Dapat lang mag-submit kayo ng courtesy resignation sa bagong mayor. Mahiya naman kayo, oy. Mana kayo sa amo ninyo. Kapito ko. Oo, hindi ba? Bakit ganun, di ba? Imbis na inintindi nila yung kapakanan ng mga mamayan, eh, nananakot pa siya na kapag nag-take out si Vice Mayor Marcaida, na ngayon mayor na, hindi ba? Eh, iisipin niyang kalaban na sumusunod lang siya sa batas. Tama. Sinusunod lang din niya ang kanyang mga boss, which is itong mamamayan nga, hindi ba? Mamayan ng Palawan. Kasi, kung ikaw ang susundin, ano mangyari sa kanya? Naka-hold lahat ng transaksyon, tapos, pwede pa siyang sampahan ng kaso ng DALG. Hindi ka ba nag-iisip? Hindi ba? Alam ba talaga ang batas? Hindi ba? Kahit yung mga counselor dyan, di ba pinagtulungan si Mayor Marcaida? Oo, grabe. Oo. Ano, Diyos ko naman. Talagang... Ano ba gusto nyo? Kayo ang susundin ni, ano, ni Mayor Marcaida. Abay, gumising naman ho kayo. No, gawin nyo ang trabaho nyo. Makipagtulungan po kayo sa nag-take out na mayor ngayon, at which is si Mayor Marcaida nga. Opo. Hindi ba? Hindi yung iniisip nyo ng mga sarili nyo kapakanan. Ano ba? Kanya-kanya ba tayong bulsahan? Kanya-kanyang busog na mga bulsa? Hindi ba? Eh, pawala naman ang ano eh. Kumukunti na yung ano, yung mga crocodile sa crocodile farm, di ba? Tumakbo sila sa posisyon na yun para sa mamamayan, hindi para sa posisyon ng sarili lamang nila. Tama. Oo, kaya dapat kayo magbago na ho kayo, ha? Hindi ho yung... Wala kasi pumupuna sa kanila dati. Pero ngayon kasi, andito na pong istasyon ng DWOK, yan po, bawat kilos nyo ay pinupuna namin. Lalo na po sa mga reklamo ng mamamayan, ng Palawenyo, at lalo na po sa nakapost sa Facebook. Dito pong programa namin ay tumatalakay lamang sa mga nagtitrending na post sa may Facebook. Yan, tulad ng comment ni Edward Hagidorn, ang bright naman ni Chona. O, di ba? Oo. Oo, alam na alam niya, hindi ba? Tama naman kasi, di ba? Pagka wala nagapon sa kanila mayor, dapat nagsipag-chuginess na sila doon. Hindi ba? Mabuti nga't may mga concerned citizens na nagpo-post ng ganito, ma'am, eh. Oo. And, kasi sila yung mga nakakaalam talaga. Mas nakakaalam pa yung mga simpleng mamayan sa batas kumpara sa kanila, hindi ba? Oo. Bakit ba kayo ang dyan? Gagamit nyo ng posisyon nyo para makapanakot ng mga simpleng mamayan? Huwag sanang ganun, hindi ba? Yan. Galing naman ka, comment naman ni Michelle Fox. It makes you wonder what really drives people to cling onto power when in fact they have no choice but to leave as they've already been kicked out of office. Is it just plain power hunger, or do they need to tracks, or is it both? Oh dear, oh no.
poor old Byron. Oo. Diba? Kasi, tama naman eh, may order na. Bakit kailangan pa niya ipahiya yung sarili niya nun? Hindi ba? Napaghahaltan tuloy sila na maramis lang itinatago sikreto doon sa mayor's office. O baka ano pa transaction nila na okay mga hidden agenda na mabubuko o mabubulgar doon. Hindi ba? Yan. Galing kay Mariel Evansville. Aba, dapat lang na magsilayas na sila, lalo na yung amo nila na kapituko. Wala na siyang power para gumawa pa ng hakbang. Matuto siyang sumunod sa batas. Huwag niyang pairalin pagkaganid niya. Nakakahiya siya. Ayun, di ba? Mismo sila nagsabi na sila mismo kinakitaan ng pagiging ganid at kahaman sa posisyon. Dahil meron ng order na which is naman na follow yung proseso ng batas natin, eh, hindi pa rin sila umaalis doon at nanakot pa para doon sa papalit nila. Sa papalit sa kanila. Mm-hmm. Hindi ba? Grabe talaga. Ito, galing kay ex-boy. Sabi nga, kapag may ginawang kasamaan, may hangganan din yan. Tama. Kaya kung anong mang ginagawa mo ngayon, asahan mo, digital na ang karma ngayon. Diba? At ngayon po, eh, mautak na ang mga mamamayan dahil sila na mismo ang mata ninyo. At andiyan ang Facebook na kung saan ay may voice out nila ang kanilang mga nalalaman hinggil sa inyo. At andito naman po ang Facebook expose para basahin at mas maging boses ninyo hinggil dito sa mga posts nyo at sa mga inireklamo nyo. Yan. Medyo nakaano din tayo. Medyo natapos-tapos din natin, di ba? Oo, at medyo meron pa rin tayong konting oras. Yan, uminit nga. Ba't uminit? Hindi naman kami masyadong bumanot ngayon, ha? Mabait pa nga kami ngayon, eh, di ba? ang masasabi topic natin ngayon, patungkol dun sa first topic pa lang po natin, hanggang doon sa mga senador na tinalsik, at dun sa mayor na tinalsik, kung sa love, ma'am, walang forever. Pati sa pag-upo nila sa posisyon, wala ring forever, di ba, ma'am? Hindi naman lahat kasi walang forever, di ba? Sila talaga walang forever. Oh. May ano sila eh. Kumbaga may termino kasi sila eh. Kasi naman yung pag-ibig, walang ano yan, walang termino, hindi ba? Nasa understanding lang talaga yan. Basta huwag lang talaga manggugulo ang mga pinalayas na sa buhay. Opo. Di ba? Mga pinalayas na sa posisyon. Huwag na kasi maghangad pa, di ba? Nang sobra-sobra, tama na yung naranasan mo na nakaupo ka dyan. Ang problema kasi, hindi mo inayos ang pagkakataon na ibinigay sa'yo. Diba? Kaya kung may second chance, dapat ayusin na. Yes. O, huwag nang gawin yung mga ginawa mo dati. Hindi ba? Kasi, yung kung may second chance, ang third niyan, wala na. Oo. Diba? Kaya doon sa mga hindi na talaga pwede at hilig talaga magsusumiksik, eh, tumigil-tigil ka na. Tumigil-tigil na ho kayo dahil wala na kayong chance dahil masasakal na yon. Opo. Huwag na silang pumapit. Kung yung butiki nga, ma'am, nalalaglag sa kisame, malalaglag din po sila, ma'am. Mm-mm. Huwag po masyadong linta. Hindi ba? At yung mga mahilig manira, di ba? Manira na relasyon. Ayan naman kasi, totoo naman yan. Hindi ba? Yan. Opo. Nanira ng relasyon na ibig sa pagsilbihan ng publiko, eh, ibang relasyon ang ginagawa. Love relasyon sa pera ang kanilang ginagawa. Oo, yan. Kaya naubusan na po tayo ng oras. Kami po ay magpapaalam na at lagi niyo po sanang subaybayan ang programang Facebook Expose 10 to 11 in the morning, Mondays to Fridays. At abangan niyo rin po ang investigative files. No, yes, lalong-lalo na. Yan talaga kasing ano yan eh, series talaga ng mga pangyayari with evidence talaga. Opo, binibidyohan po yan. Mm-mm. At talagang actual natin kinukuha yun, di ba? Hindi lang gawa-gawa, hindi lang galing sa kung saan-saan, hindi lang hearsay. Lahat po tayo dito, lahat po ng ginagawa namin dito o inire-report o binibigay informasyon sa inyo ay lagi may kaakibat na pruweba. Lalo na ang programa natin. Yes. Di ba? Kaya sa mga Facebookers dyan, eto na pagkakataon nyo para i-post nyo ang mga hinaing nyo laban sa mga tiwali o mga ganid na tao. Di ba? Yan. Kaya kami po ay magpapaalam na. Ayan, at magkariniga po tayo muli bukas. Ako po si Jelly. At maraming salamat po sa pakikinig sa DWOK FM 107.9 Palawan, ang Bigwas Station. Ayan, binabati ko po yung mga taga-Dumanggen niya na nanonood din sa atin at sa family ko dyan sa Cavite at Las Piñas, sa mga pinsan ko, nanonood sila ngayon live stream. Ayan, ako po si Rodaline Hanif at kami po ay magpapaalam na.
See you bukas. Bye-bye. DWOK FM, ang BIGWAS Station sa Palawan. Musika, balita, komentaryo. 107.9 DWOK FM, Palawan. Ang BIGWAS Station. BIGWAS. Isang bitan sa program ay to'y abile. Uwakasan natin ang korupsyon. Kapag humihika na tulong, agad-agad may aksyon. Ang bigas ang mata na ilalabas abuso kay Tommy Abile man ay makapangyarihan. Programa para sa katarungan. Ang sumpungan ng bayan. Programang para sa lahat ng mamamayan. Mga pusher, drug addict, magtago na kayo. Ito ang misyon, upusin na kayo. Ito ang programa para sa naaapi. Mananagot ka kay Tommy Abile. Uwakasan natin ang korupsyon. Kapag humingi ka na tulong, agad-agad may aksyon. Bigwas, bigwas. Kung nais mong makarating sa paroroonan at ligtas dahil sa maingat na pagmamaneho, beep, 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 yeah! Pilandok Transport. Safe and on time. Inihahandog ng Palawan Transport, Pilandok Transport na po tayo. Tayo na! Kung gusto nyong magpaganda, ang F by Felisa Salon and Body Spa ay handang maglingkod sa inyo sa murang halaga. Kung kailangan ninyo ng haircut, rebond, body massage, manicure and pedicure, lalo na ang foot spa, sa F by Felisa Salon and Body Spa na matatagpuan sa ground floor ng Rengel Center, H. Mendoza Street, Puerto Princesa City. F by Felisa Salon and Body Spa, where you can experience the relaxation from head to toe. Contact us at 434-1161 or like us on Facebook at F by Felisa Salon and Body Spa. Natikman mo na ba ang pinakamasarap na ice cream? Walang iba kundi ang Miguelito's Ice Cream, ang ice cream ng bayan. Natural ang sangkap, pinakamasarap at abot kayang halaga ang Miguelito's Ice Cream. Swak na swak sa palasang Pinoy. Miguelito's Ice Cream serves different flavors, kaya ano pang hinihintay mo? Punta na sa Miguelito's Ice Cream sa Rengel Center at sa Robinson's Place, Palawan. Miguelito's Ice Cream, ang ice cream ng bayan. So yummy, so delicious. Clap along if you feel like a room without a roof. 107.9 DWOK FM, ang BIGWAS Station sa Palawan.
Are you looking to buy for trucks, trailer, tractor head, wing van, dump truck, low bed trailer, boom crane, cargo trucks, and others? You can find all of those from MMH International Glynn's Automobiles and Parts. For details, you can contact us at our landline number 047-252-3150 at MMH International Glynn's. We aim to provide quality service and deliver good condition units to our customers. Araw-araw kayod, araw-araw ipon. Proteksyon sa aksidente. Nagkasakit ako dati. Buti may SSS ako. Laking tulong sa pagpapagaling. Buwan-buwan may kontribusyon. Buwan-buwan may ipon. Nung nanganak ako, laking tulong ng maternity benefit ko. Nagdag-ipon ko. Dahil sa mga benepisyo, mas may pakinabang. Benepisyon kami, kaya enjoy pa rin. Mabuti na lang, may SSS. Mas malaki ang balik ng kontribusyon namin. Mga empleyado, protektado. Buti na lang, may SSS. Kung nais mong makarating sa paroroonan at ligtas dahil sa maingat na pagmamaneho, beep, 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 yeah! Bilandok Transport. Safe and on time. Inihahandog ng Palawan Transport, Bilandok Transport na po tayo. Tayo na! Sir Brooks Resort is a distinct addition to Brooks Point, Palawan, and a smart choice for travelers. The hotel is about 260 kilometers away from the city center and normally takes about 4 hours drive from the airport. Enjoy a refreshing swim to our infinity pool or relax in a view deck while your kids splash in our kid pool. Catch up on email with free Wi-Fi, internet access in your room, grab a drink in a seasonal lounge bar, or experience on our sea sport activities such as kayak, rubber boat, swim and snorkel with a fish in an open sea fish cage, or ride in a boat for a tour around the Brooks Point shore. The resort has a huge parking and security guard. Sir Brooks Resort has single room, standard room, fan room, deluxe room, family room, barkada and tropa group room. Our location is at Sitio Paratungon, Barangay Pangobilian, Brooks Point, Palawan. Contact us at 0917-501-55. 540 Sir Brooks Resort. Relaxation nakakaiba sa ganda. Nabin, pangunawa at respeto sa kapwa. Servisyon totoo para sa masa. Huwag matakot sa ma-influensya. Si Bigwas ang tutuwid sa baluktot na sistema dito sa ating lungsod. Mga kurakot sa ating gobyerno, isa-isang bibigwasan sa programa. Bigwas, ito ang sumbungan ng bayan. Programang para sa lahat ng mamamayan. Bigwas, mga pusher, grand addict, magtago na kayo. Ito ang mission, uubusin na kayo. Bigwas, ito ang programa para sa naaapi. Mananagot ka kay Tommy Abile. Uwakasan natin ang korupsyon. Kapag humingi ka ng tulong, agad-agad may aksyon. Ang bigwas ang mata ng bayan. Ilalabas ang katotohanan. Mga tao na mapang-abuso, kay Tommy Abile magtago na kayo. Ikaw man ay makapangyarihan, basta't salot sa lipunan. Sa programang to ikay bibigwasan, kahit sino ka man at kahit saan ka man. Isisiwalat ang kalokohan, walang takot at wala ding alinlangan. Basta't nasa tama ikaw ay pagbibigyan. Dahil ang programang to para sa ting mamamayan. Ngayon ikaw ay may kakampi,
at hindi ka na maaapi sa ating bayan. Ito ang programa para sa katarungan. Ito ang sumpungan ng bayan, programang para sa lahat ng mamamayan. Mga pusher, drug addict, magtago na kayo. Ito ang mission, upusin na kayo. Ito ang programa para sa naaapi. Mananagot ka kay Tommy Abile. Uwakasan natin ang korupsyon. Kapag humingi ka ng tulong, agad-agad may aksyon. Bigwas, bigwas, bigwas. Isang mapagpalang umaga sa lahat ng taga-subaybay ng BIGWAS Investigative Files. Makakasama na naman ninyo ako ngayon sa loob ng isang oras. Lahat ng mga katiwalian, sumbong at pang-aapi, wala tayong sasantuhin. Katulad lamang ng mga mapapanood ninyo ngayon. Sa Palawan, may lugar na pinagkukunan ng mga pagkain. Siya ang tinaguriang supply sa lahat ng bayan sa buong lalawigan ng Palawan. Isa na ang bayan ng Nara, ang bayang tinaguriang rice granary sa lalawigang ito. At dito din matatagpuan ang payak na pamumuhay ng ating mga kababayan. Bilang isang ordinaryong mamamayan, isa lang ang kanilang mga pangarap: ang mabigyan ng matiwasay na daan para maihatid nila agad ang kanilang mga produktong patungong bayan. Gandang umaga po, Bo. Kami po yung nananawagan bilang isang mamamayan ng Barangay Dumanguinya, na sana naman po, hindi lang po kayo pangako, kasi po, kawawa po mo yung mga taong barangay dito, tagal na pong panahon. At namamatay na po yung mga pundador ng Barangay Dumanguinya. Hanggang sa ngayon po ay hindi po sila nakakaranas ng maayos na daan. So yun po ang aming kahilingan, na maayos na po yung aming kalsada at mahirap po pagpalabas ng mga produkto ng mga magsasaka. At minsan pa po, hindi pa agad makuha ng mga truck yung aming mga palay, dahilan sa ang daan po ay hindi maayos. Kaya kuminsan nagkakagulo din po yung mga may-ari ng palay, dahil hindi agad po makuha ng truck ang mga palay namin. Lalo tigit papunta po ng buong, hindi po agad yun makuha basta-basta. Dahil dito, ito rin ang ginagamit na kasangkapan ng mga mapagsamantalang mga politiko para sila mananalo sa tuwing eleksyon. Pinangangakuhan na kung sila ang mananalo at maupo sa pamahalaan, ay sesementuhin ang mga bako-bakong mga daan patungo sa kanayunan. Subalit pag naupo na, nagkaka-amnesia na at sadya na talagang kinakalimutan ang kanilang mga pangako sa tuwing halalan. I want to get up for Leon, and of course you're watching on TV 22 Big Watch. Thank you. Are you looking to buy for trucks, trailer, tractor head, wing van, dump truck, low bed trailer, boom crane, cargo trucks, and others? You can find all of those from MMH International Glimpse Automobiles and Parts. For details, you can contact us at our landline number 047-252-3150 at MMH International Glimpse. We aim to provide quality service and deliver good condition units to our customers. Araw-araw kayod, araw-araw ipon. Proteksyon sa aksidente. Nagkasakit ako dati. Buti may SSS ako. Laking tulong sa pagpapagaling. Buwan-buwan may kontribusyon, buwan-buwan may ipon. Nung nanganak ako, laking tulong ng maternity benefit ko. Nagdag-ipon ko. Dahil sa mga benepisyo, mas may pakinabang. Pension kami, kaya enjoy pa rin. Mabuti na lang, may SSS. Mas malaki ang balik ng kontribusyon namin. Mga empleyado, protektado. Buti na lang, may SSS. Kung nais mong makarating sa paroroonan at ligtas dahil sa maingat na pagmamaneho, beep, 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 beep,
Pilandok Transport. Safe and on time. Inihahandog ng Palawan Transport, Pilandok Transport na po tayo. Tayo na! Sir Brooks Resort is a distinct addition to Brooks Point, Palawan and a smart choice for travelers. The hotel is about 260 kilometers away from the city center and normally takes about 4 hours drive from the airport. Enjoy a refreshing swim to our infinity pool or relax in a view deck while your kids splash in our kid pool. Catch up on email with free Wi-Fi, internet access in your room, grab a drink in a seasonal lounge bar or experience on our sea sport activities such as kayak, rubber boat, swim and snorkel with a fish in an open sea fish cage, or ride in a boat for a tour around the Brooks Point shore. The resort has a huge parking and security guard. Sir Brooks Resort has single room, standard room, fan room, deluxe room, family room, barkada and tropa group room. Our location is at Sitio Paratungon, Barangay Pangobilian, Brooks Point, Palawan. Contact us at 0917-501-55. 540 Sir Brooks Resort. Relaxation nakakaiba sa ganda. Sabi po ni Gov, sige, huwag kayong mag-alala. Sabi niya, sisimintuhin po yung kalsada ninyo para hindi na kayo mahirapan. Sabi niya pong ganun sa amin. Kailan? Nung pag-meeting po, nung public hearing po, nung October 13 po yun. Pero hanggang ngayon wala pa rin? Hanggang ngayon wala pa rin po. So, hindi lamang po ngayon. Sinong governor po? Po? Sinong governor? Jose Chavez Alvarez po. Ito po'y panawagan po kay Gov, Jose Chavez Alvarez. Yun po ang aming panawagan sa inyo na sana po hindi lang po kayo mangako tuwing darating ang plebisito, kundi dahil gawin po ninyo, kasi kawawa po yung mga barangay ng Dumanguinya, maging ang aming mga anak po, kung nakikita po ninyo ay maputik po mula dito hanggang papunta po ng mga baryo. So yun po ang panawagan namin na sa mga politiko, huwag lang po kayong mangako. So gawin naman ninyo po ang nasa tama para naman po kayo niluklok po namin sa tamang kalalagyan ninyo. Gawin po ninyo ang tama para po sa mga taong barangay ng Dumanguinya. Maging po ang mga tricycle driver, nangangako din po na sana maayos, kasi mahirap po sa kanila ang magbiyahe, na mamasada po, yun po ang kanilang kabuhayan. Subalit umaasa pa rin sila sa ating pamahalaan na matugunan ang kanilang mga pangangailangan tulad ng mga kalsada, partikular na ang patungo sa mga eskwelahan o paaralan. Nag-umpisa silang dumidepende sa mga pangako ng mga politiko noong taong 2013 na tumatakbo ang kasalukuyang gobernador ng Palawan at ang iilang mga politiko sa lokal at provincial ng Palawan. Tulad ng tumatakbong gobernador at magiging sa lokal na pamahalaan ng NARA na anilay nangangako ring magkaroon ng maayos na daan ang kanilang lugar patungo sa kanayunan. Subalit hanggang ngayon ay tila'y panaginip lamang ang kanilang hinahangad na daan na mula sa mga politikong kanilang inaasahan ay ang mga tao palang di marunong tumupad sa kanilang mga pangako noong nakaraang halalan. I want Sir Gidafernion, and of course you're watching on TV 22 Big Watch. Thank you. Are you looking to buy for trucks, trailer, tractor head, wing van, dump truck, low bed trailer, boom crane, cargo trucks, and others? You can find all of those from MMH International Glimpse Automobiles and Parts.
For details, you can contact us at our landline number 047-252-3150 at MMH International Glints. We aim to provide quality service and deliver good condition units to our customers. Araw-araw kayod, araw-araw ipon. Proteksyon sa aksidente. Nagkasakit ako dati. Buti may SSS ako. Laking tulong sa pagpapagaling. Buwan-buwan may kontribusyon. Buwan-buwan may ipon. Nung nanganak ako, laking tulong ng maternity benefit ko. Dagdag ipon ko. Dahil sa mga benepisyo, mas may pakinabang. Benepisyon kami. Kaya enjoy pa rin. Mabuti na lang may SSS. Mas malaki ang balik ng kontribusyon namin. Mga empleyado, protektado. Buti na lang may SSS. Kung nais mong makarating sa paroroonan at ligtas dahil sa maingat na pagmamaneho, bipid, bipid, yeah! Bilandok Transport, safe and on time. Inihahandog ng Palawan Transport, Bilandok Transport na po tayo. Tayo na! Sir Brooks Resort is a distinct addition to Brooks Point, Palawan and a smart choice for travelers. The hotel is about 260 kilometers away from the city center and normally takes about 4 hours drive from the airport. Enjoy a refreshing swim to our infinity pool or relax in a view deck while your kids splash in our kid pool. Catch up on email with free Wi-Fi, internet access in your room, grab a drink in a seasonal lounge bar or experience on our sea sport activities such as kayak, rubber boat, swim and snorkel with a fish in an open sea fish cage, or ride in a boat for a tour around the Brooks Point shore. The resort has a huge parking and security guard. Sir Brooks Resort has single room, standard room, fan room, deluxe room, family room, barkada and tropa group room. Our location is at Sitio Paratungon, Barangay Pangobilian, Brooks Point, Palawan. Contact us at 0917-501-55 40. Sir Brooks Resort. Relaxation nakakaiba sa ganda. Noong mga nakaraang taon, sunod-sunod ang pag-ulan. Isang grupo naman ng kabataan ang nag-post sa social media habang nanawagan sa ating pamahalaan na aksyonan naman sana ang kanilang daan patungong paaralan. Ito po'y sa Barangay Dumanginya, Nara, Palawan. Habang naglalakad ang mga ito patungo sa kanilang eskwelahan, ipinakikita ng mga kabataan o mga estudyante ang kanilang paghihirap sa dinadaanan nilang tilay palayan. Habang papasok ang mga ito sa kanilang paaralan, napawang mga putik ang kanilang mga talampakan. Dahil dito, agad na tinungo ng aming grupo ang Barangay Dumanginya sa bayan ng Nara, Palawan. At dito namin napanayam ang isang guro na si Mr. Eman Magbiray na agad naming tinanong kung anong nararamdaman bilang guro ng bayan na ito sa ginawa ng mga kabataan na sila pa ang nakapagpatawag pansin sa ating pamahalaan sa pamamagitan ng pag-post sa social media. Sige, magandang hapon po sa inyo lahat. Kami po ay natutuwa at nagpapasalamat din sa mga bata dahil kami po ay sa pamamagitan ng media nakita po o napapapansin po sana yung aming daanan. Ibang po namin, marami na po kami nilapitan, marami namang sinabihan, pero yun nga po, yan din po sa kulang kami sa panahon. Maraming salamat sa mga bata na nag-post para kami ay mabigyan pansin. Hindi po kami naninira, lumalapit po kami sa inyo para po kami ay mapansin, makita at maalit po ang maraming kalagayan. Salamat po. Maraming salamat. Hi, Bob! Sir Gita Perneon, and of course, you're
dito Big Watch. Thank you. Are you looking to buy for trucks, trailer, tractor head, wing van, dump truck, low bed trailer, boom crane, cargo trucks, and others? You can find all of those from MMH International Glimpse Automobiles and Parts. For details, you can contact us at our landline number 047-252-3150 at MMH International Glimpse. We aim to provide quality service and deliver good condition units to our customers. Araw-araw kayod, araw-araw ipon. Proteksyon sa aksidente. Nagkasakit ako dati. Buti may SSS ako. Laking tulong sa pagpapagaling. Buwan-buwan may kontribusyon, buwan-buwan may ipon. Nung nanganak ako, laking tulong ng maternity benefit ko. Dagdag ipon ko. Dahil sa mga benepisyo, mas may pakinabang. Pension kami, kaya enjoy pa rin. Mabuti na lang, may SSS. Mas malaki ang balik ng kontribusyon namin. Mga empleyado, protektado. Buti na lang, may SSS. Kung nais mong makarating sa paroroonan at ligtas dahil sa maingat na pagmamaneho, beep, 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 yeah! Bilandok Transport. Safe and on time. Inihahandog ng Palawan Transport, Bilandok Transport na po tayo. Tayo na! Sir Brooks Resort is a distinct addition to Brooks Point, Palawan and a smart choice for travelers. The hotel is about 260 kilometers away from the city center and normally takes about 4 hours drive from the airport. Enjoy a refreshing swim to our infinity pool or relax in a view deck while your kids splash in our kid pool. Catch up on email with free Wi-Fi, internet access in your room, grab a drink in a seasonal lounge bar or experience on our sea sport activities such as kayak, rubber boat, swim and snorkel with a fish in an open sea fish cage, or ride in a boat for a tour around the Brooks Point shore. The resort has a huge parking and security guard. Sir Brooks Resort has single room, standard room, fan room, deluxe room, family room, barkada and tropa group room. Our location is at Sitio Paratungon, Barangay Pangobilian, Brooks Point, Palawan. Contact us at 0917-501-55. 540 Sir Brooks Resort. Relaxation nakakaiba sa ganda. Subalit, wala kaming napanayam na mga barangay opisyal sa nasabing lugar dahil wala umano ang mga ito. O baka naman ay nagtatago lamang kung kaya di namin nakukuha ang kanilang panig dahil sa kabataan na laman ang kalagayan ng kanilang bayan at ang nabuntunan ng sisi sa kasalukuyan ay ang kanilang gobernador na si Gobernador Jose Pepito Alvarez na siyang unang nangako sa mga residente dito. Sabi po ni Gob, sige huwag kayong mag-alala, sabi niya, sisimintuhin ko yung kalsada ninyo para hindi na kayo mahirapan. Sabi niya pong ganun sa amin. Kailan? Nung pag-meeting po, nung public hearing po, nung October 13 po yun. Dito, naniningil na ang mamamayan sa kanilang mga pangako. Kung di lang din ninyo tutuparin, ay huwag na kayong mangako. Ayon kay Mr. Antonio, isang tricycle driver ng barangay Dumanguinya, Nara, Palawan. Sa ano rin? Nung sa radio rin? Kay ano? Kay radio ba rin? Diyan, dead-check sa kami doon. Kanino, kanino? Oo, wala akong ano. Kanino? Damas. Ngayon, nandiyan damas ko eh. Wala rin, wala rin action. Punta kami lang ang mayora. Sabihin mo yun, wala kami magawa din.
Bakit daw? Ewan ko. Bakit daw? Sabi kayo, paano na lang kami dito? Ganito lang pala. Lagi na lang kami ninolo-lolo sa lupa. Hindi na kami makaginawa. Are you looking to buy for trucks, trailer, tractor head, wing van, dump truck, low bed trailer, boom crane, cargo trucks, and others? You can find all of those from MMH International Glints Automobiles and Parts. For details, you can contact us at our landline number 047-252-3150 at MMH International Glints. We aim to provide quality service and deliver good condition units to our customers. Araw-araw kayod, araw-araw ipon. Proteksyon sa aksidente. Nagkasakit ako dati. Buti may SSS ako. Laking tulong sa pagpapagaling. Buwan-buwan may kontribusyon. Buwan-buwan may ipon. Nung nanganak ako, laking tulong ng maternity benefit ko. Dagdag ipon ko. Dahil sa mga benepisyo, mas may pakinabang. Benepisyon kami, kaya enjoy pa rin. Mabuti na lang, may SSS. Mas malaki ang balik ng kontribusyon namin. Mga empleyado, protektado. Buti na lang, may SSS. Kung nais mong makarating sa paroroonan at ligtas dahil sa maingat na pagmamaneho, beep, 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 yeah! Bilandok Transport. Safe and on time. Inihahandog ng Palawan Transport, Bilandok Transport na po tayo. Tayo na! Sir Brooks Resort is a distinct addition to Brooks Point, Palawan and a smart choice for travelers. The hotel is about 260 kilometers away from the city center and normally takes about 4 hours drive from the airport. Enjoy a refreshing swim to our infinity pool or relax in a view deck while your kids splash in our kid pool. Catch up on email with free Wi-Fi, internet access in your room, grab a drink in a seasonal lounge bar or experience on our sea sport activities such as kayak, rubber boat, swim and snorkel with a fish in an open sea fish cage, or ride in a boat for a tour around the Brooks Point shore. The resort has a huge parking and security guard. Sir Brooks Resort has single room, standard room, fan room, deluxe room, family room, barkada and tropa group room. Our location is at Sitio Paratungon, Barangay Pangobilian, Brooks Point, Palawan. Contact us at 0917-501-55 40. Sir Brooks Resort. Relaxation nakakaiba sa ganda. Nag-aalinlangan na din ang iilang mamamayan dahil may mamamahayag na rin daw silang nilalapitan. Subalit, ito pala ay mga bulaan na ginagamit ng iilang politiko. Subalit, taksil ang mga ito sa mamamayan dahil ang kanilang amo ay ang mga sinungaling na politiko. Hindi po lahat ng inyong malalapitan na mga mamamahayag ay may pusong pangmasa dahil ang iilan hawak ng mga iilang politiko at may sariling interest sa pamahalaan. Sa ganitong sitwasyon, ibubuto pa kaya sila ng mga mamamayan na biktima ng kanilang mga pangako? Samantalang nasusubukan na ang mga ito kung gaano kasinungaling sa ating bayan. Katwiran din ng ilang mga political analysis na kaya nagawa o mano ito ng ilang mga politiko na hindi tuparin ang kanilang mga pangako ay dahil na rin nagpapabayad naman ang mga botante
kaya wala sila umanong karapatang humingi ng pabor sa mga nakaupong mga politiko dahil bayad naman umano ang kanilang mga boto. Paano naman ang mga taong hindi nababayaran at nananatili sa kanilang paninindigan, idadamay na rin ba ng mga politikong gahaman na ito at ayaw na rin ba nilang pagseserbisyuhan ang mga matitinong mamamayan? Paano na rin ang mga kabataan na humihingi ng tulong sa ating pamahalaan na mabigyan man lang sana sila ng maayos na daan? Ang musmus na kaisipan ng mga kabataang ito ay kasama ba ito sa koridas na sila ang inyong mga binabayaran? Sa halip na mabigyan man lang sana sila ng daan patungong eskwelahan, ito ba ang ipapakita ninyo sa mga kabataan? Parang kayo na rin mismo ang nagsasabing huwag na kayong ibutong muli sa darating na halalan. Dahil ikaw ay sadyang napakasinungaling, kaya makikita po ninyo ang mga larawan ng mga kabataan na nanaglalakad sa putikan dahil biktima ng mga politikong gahaman sa ating bayan. I was Sergey Dapernion and of course you're watching on TV22 Big Watch. Thank you. Are you looking to buy for trucks, trailer, tractor head, wing van, dump truck, low bed trailer, boom crane, cargo trucks, and others? You can find all of those from MMH International Glints Automobiles and Parts. For details, you can contact us at our landline number 047-252-3150 at MMH International Glints. We aim to provide quality service and deliver good condition units to our customers. Araw-araw kayod, araw-araw ipon. Proteksyon sa aksidente. Nagkasakit ako dati. Buti may SSS ako. Laking tulong sa pagpapagaling. Buwan-buwan may kontribusyon. Buwan-buwan may ipon. Nung nanganak ako, laking tulong ng maternity benefit ko. Dagdag ipon ko. Dahil sa mga benepisyo, mas may pakinabang. Pension kami, kaya enjoy pa rin. Mabuti na lang, may SSS. Mas malaki ang balik ng kontribusyon namin. Mga empleyado, protektado. Buti na lang, may SSS. Kung nais mong makarating sa paroroonan at ligtas dahil sa maingat na pagmamaneho, beep, 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 yeah! Bilandok Transport, safe and on time. Inihahandog ng Palawan Transport, Bilandok Transport na po tayo. Ayun na! Sir Brooks Resort is a distinct addition to Brooks Point, Palawan and a smart choice for travelers. The hotel is about 260 kilometers away from the city center and normally takes about 4 hours drive from the airport. Enjoy a refreshing swim to our infinity pool or relax in a view deck while your kids splash in our kid pool. Catch up on email with free Wi-Fi, internet access in your room, grab a drink in a seasonal lounge bar or experience on our sea sport activities such as kayak, rubber boat, swim and snorkel with a fish in an open sea fish cage, or ride in a boat for a tour around the Brooks Point shore. The resort has a huge parking and security guard. Sir Brooks Resort has single room, standard room, fan room, deluxe room, family room, barkada and tropa group room. Our location is at Sitio Paratungon, Barangay Pangobilian, Brooks Point, Palawan. Contact us at 0917-501-55. 540 Sir Brooks Resort. Relaxation nakakaiba sa ganda.
sa pagtungo ng Team Bigwas sa Barangay Dumanginya, Nara, Palawan, ang nasabing lugar ay maganda sa Bukana pa lamang. Subalit nang papalapit na kami sa kalagitnaan, dito na nakikita namin at nag-umpisa na ang kalbaryo, ang sinasakripisyo ng mga kabataan, ang daan na binabagtas nila ng mga kabataan sa tuwing tag-ulan, ang daan na hindi mo maiintindihan kung ito ba ay sungkaan o palayan, ang kalsadang matagal nang pinangarap ng mga residente dito na maipapasimento ay pawang pangako na mula sa mga politiko ng Palawan. Subalit ng aming kapanayamin, ang mayor ng Nara na si Mayor Di Maala, Kami sa parte ng munisipyo ng Nara, ang dami namin mga pinadala ng mga farm to market request sa Department of Agriculture. Ito naman ay validated na at palagi din naming sinusundot to, pero ibig sabihin, alam naman natin sa National Government Agency, validated na mga file ko ng mga request namin na masimento yung ating mga access road, provincia road. Kasi kung titingnan natin, hindi lahat ng kalsada ay munisipyo ang mananagot. Meron tayong provincial road, tayong municipal road, may barangay roads. So ang ginagawa naman po natin, hindi kakayanin ng pamahalaang lokal na ipasimento ang kanilang mga kalsada. Kaya kung provincial road, binabalik natin sa provincial government, national farm to market road, binabatuho natin sa national government. Pero alam naman po ninyo ang bureaucracy na validated na ho yung mga nire-request namin, binalidated, hinihintay na ho sana namin na malagyan ng pondo. Pero kami ho hanggang ngayon, ulit-ulit ho namin binabalik ang request sa national government. Sa ano po ba ang nakakasaklaw sa kalsada ng Dumanginya? Yan po ba'y provincial o national? Pagpapasok ho, provincial road ho yan. Ikaw naman pala, Gobernador Alvarez, ang dapat magpapaayos nito ayon kay Mayor, dahil isang provincial road pala ito. Nasaan na ang inyong pangako? Sa aming pag-iimbestiga, natuklasan ng aming grupo na mayroong hinahakot na mga graba mula sa ilog ng Barangay Dumanginya. Ito ay tinatawag nilang quarry sa nasabing lugar. Kaya agad naman namin tinanong kaagad kay Mayor Di Maala, na labis naman nitong ikinagugulat. Ganito, gusto ko maliwanagan, kahinong truck ang humahakot ng mga boulder sa ang dinadala. Ibig mo ba sabihin, ma'am, wala po kayong alam-alam dyan sa quarry ngayon dyan? Wala akong awareness dyan. Dapat ipadala nila dito para mapa-inspeksyon ko sa aking mga department head, sa aking municipal engineer. Ganito yan. May ordinansa ang munisipyo at nakalagay din po sa mga nagkukwari na may obligasyon sila na pag sinira nila ang kalsada, nagkukwari sila. Sila po ang may mandatong ayusin nila ang kalsada. So ano ang ginagawa ng barangay official? Sila nyo yung handyan, dapat pinahinto nila yung quarry yun kung hindi inaayos ang kalsada. Hi, Mom! Sir, good afternoon! And of course, you're watching on TV 22 Big Watch. Thank you! Are you looking to buy for trucks, trailer, tractor head, wing van, dump truck, low bed trailer, boom crane, cargo trucks, and others? You can find all of those from MMH International Glimpse Automobiles and Parts. For details, you can contact us at our landline number 047-252-3150 at MMH International Glimpse. We aim to provide quality service and deliver good condition units to our customers. Araw-araw kayod, araw-araw ipon, proteksyon sa aksidente. Nagkasakit ako dati, buti may SSS ako, laking tulong sa pagpapagaling. Buwan-buwan may kontribusyon, buwan-buwan may ipon. Nung nanganak ako, laking tulong ng maternity benefit ko. Nagdag-ipon ko, dahil sa mga benepisyo, mas may pakinabang. Benepisyon kami, kaya enjoy pa rin. Mabuti na lang, may SSS. Mas malaki ang balik ng kontribusyon namin. Mga empleyado, protektado. Buti na lang, may SSS.
Kung nais mong makarating sa paroroonan at ligtas dahil sa maingat na pagmamaneho, beep, 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 yeah! Pilandok Transport. Safe and on time. Inihahandog ng Palawan Transport. Pilandok Transport na po tayo. Tayo na! Sir Brooks Resort is a distinct addition to Brooks Point, Palawan, and a smart choice for travelers. The hotel is about 260 kilometers away from the city center and normally takes about 4 hours drive from the airport. Enjoy a refreshing swim to our infinity pool or relax in a view deck while your kids splash in our kid pool. Catch up on email with free Wi-Fi, internet access in your room, grab a drink in a seasonal lounge bar, or experience on our sea sport activities such as kayak, rubber boat, swim and snorkel with a fish in an open sea fish cage, or ride in a boat for a tour around the Brooks Point shore. The resort has a huge parking and security guard. Sir Brooks Resort has single room, standard room, fan room, deluxe room, family room, barkada and tropa group room. Our location is at Sitio Paratungon, Barangay Pangobilian, Brooks Point, Palawan. Contact us at 0917-501-55. 40 Sir Brooks Resort. Relaxation nakakaiba sa ganda. Nagtatago nga si Kapitan. Mayor, tingnan mo ang mga provincial government truck na naghahakot ng mga bato mula sa ilog ng Dumanguinya. Hinahakot, papalabas sa nasabing lugar. Magkano naman kaya ang kinita ng Kapitan dito? Mayor Di Maala, anong action mo nito? Mukhang mabigat ang makakalaban ni Mayor Di Maala dahil provincial official ata ang iyong makakabangga. Wala ba kayong plano na sampahan ng kaso sa Office of the Ombudsman ang utak nito kung ang mga bato at graba na hinahakot nila na dinadala sa ibang lugar, kung bakit naman hindi muna nila uunahin ang barangay na ito at dito nila itatambak sana sa barangay Dumanguinya. Sa ganon ay maibsan naman sana ang inyong kasalanan sa mamamayan. Ba't di ninyo naisip ito? O baka kumita naman kayo dahil ayon sa aming source na dati 40 pesos lamang ang bawat kubiko, eh ngayon 140 na umano ang bawat kubiko, kung kaya pinababayaan na lamang ninyo ang barangay na inyong pinagkukunan ng bato. Are you looking to buy for trucks, trailer, tractor head, wing van, dump truck, low bed trailer, boom crane, cargo trucks, and others? You can find all of those from MMH International Glynn's Automobiles and Parts. For details, you can contact us at our landline number 047-252-3150 at MMH International Glynn's. We aim to provide quality service and deliver good condition units to our customers. Araw-araw kayod, araw-araw ipon. Proteksyon sa aksidente. Nagkasakit ako dati. Buti may SSS ako. Laking tulong sa pagpapagaling. Buwan-buwan may kontribusyon. Buwan-buwan may ipon. Nung nanganak ako, laking tulong ng maternity benefit ko. Nagdag-ipon ko. Dahil sa mga benepisyo, mas may pakinabang. Benepisyon kami. Kaya enjoy pa rin. Mabuti na lang may SSS. Mas malaki ang balik ng kontribusyon namin. Mga empleyado, protektado. Buti na lang may SSS.
Kung nais mong makarating sa paroroonan at ligtas dahil sa maingat na pagmamaneho, Bilandok Transport. Safe and on time. Inihahandog ng Palawan Transport, Bilandok Transport na po tayo. Tayo na! Sir Brooks Resort is a distinct addition to Brooks Point, Palawan and a smart choice for travelers. The hotel is about 260 kilometers away from the city center and normally takes about 4 hours drive from the airport. Enjoy a refreshing swim to our infinity pool or relax in a view deck while your kids splash in our kid pool. Catch up on email with free Wi-Fi, internet access in your room, grab a drink in a seasonal lounge bar or experience on our sea sport activities such as kayak, rubber boat, swim and snorkel with a fish in an open sea fish cage, or ride in a boat for a tour around the Brooks Point shore. The resort has a huge parking and security guard. Sir Brooks Resort has single room, standard room, fan room, deluxe room, family room, barkada and tropa group room. Our location is at Sitio Paratungon, Barangay Pangobilian, Brooks Point, Palawan. Contact us at 0917-501-55 40. Sir Brooks Resort. Relaxation nakakaiba sa ganda. Nakunan din ng aming mga kamera ang napakaraming mga provincial dump truck na nakaimbak sa may covered court o ang mga naghahakot ng mga bato. At isang araw ay isang residente naman ang nakakuha ng litrato o nakakuha ng isang larawan sa isang government truck na karga ang mga malalapad na bagong nilalagaring kahoy na hinahakot papalabas ng nasabing bayan na mula sa kabundukan ng Nara. Ano ba talaga kaya ang layunin ng ating pamahalaan sa lalawigan ng Palawan? Hindi na ba kayo nasisiyahan sa pagkukwari? Pati ba naman ang mga matatandang punong kahoy ay tinutruso na rin ninyo? Anong aksyon naman kaya ng mga bantay-gubat dito? Anong aksyon naman din ng mga taga DANR dito? O baka naman nagbulag-bulagan na lamang talaga kayo? Dahil kaya may mga nakapiring na paldo-paldo sa inyong mga mata at doon kayo kumikita. Kailan pa ba natin ito aaksyonan? Kung makakalbo na ba ng tuluyan ang ating mga kabundukan? Sir, ano po yung maaari nating maitulong o gawin na iba na ano sa mga dumanggenya para po maayos yung kali nila since na 1956 pa daw po yung kali nilang iyon? Yung pagpasok sa dumanggenya? Opo. Opo, yung ating programa ngayon dito sa pamahalang panlalawigan patungkol doon sa pag-uupin ng mga ansan at improvement, actually sa buong lawak ng lalawigan ng Palawan, ang proyekto natin dapat matapos is 5,000. Kilometers. Mm-hmm. Nasa medyo 55% na tayo, nasa 3,800. Ngayon dito, particular dito sa issue ng dumanggin niya, totoo po na yung daan papunta sa kanilang mm-hmm. lugar ay medyo hindi na maganda. Okay. Yung sitwasyon. Siyempre, na-exarbitate pa ng pagdumadaan yung ating mga equipment papunta mm-hmm. naman doon sa ginagawang water system. Pero dapat ang gawin muna kasi medyo malawak yung from the national highway papunta doon sa loob, diba? Mm-hmm. Medyo malawak yung kalsada din. At tinitignan natin ngayon, yung hingi tayo ng abiso dahil sa engineering office dito sa lalawigan ng Palawan para matingnan kung magkano yung gagastusin kung magkaroon ng farm to market road. Mm-hmm. That's the first option. Pangalawa is to ask the help of the congressman from the second district, which is Attorney Abuey.
mm-hmm. na baka pwedeng pondohan. Mm-hmm. Ang gawin na lang natin is that yung province ang magpapilot ng road. Improvement ngayon pa lang ang gravel road. Mm-hmm. Tapos ang ating gagawin ay yung farm to market road ay dapat manggaling ang funding coming from that DWOK. Kung hindi mag-pan out, isasama siguro natin sa supplemental budget yung para sa dumanggan niya. Kasi nakita rin talaga natin, actually nung pagtawag mo nga, yung mga nakarang nito nagpadala ko ng tao just to check. Meron nga mga hindi pa naaayos. Although sabi nung water infrastructure project natin ay ayusin nila, pero may mga patches pa rin ng road na medyo talagang maputik kapag inaanan. Especially yung nga yung mga kabataan. May estimate date po ba tayo, year or months? Dapat para po yung 2017 magawa. Wala pong specific months kung kailan. It's either phase 1 ngayon, yung pag-aayos ng gabiling, tapos next year yung complete. May estimate month po ba na pwede natin umpisahan yun? Siguro pagpatak ng aming supplemental budget na gagawin, siguro by March. By March? Yan po ang ating investigative files. Maraming salamat po sa inyong lahat. Patuloy ninyong subaybayan ang programang ito, ang BIGWAS Investigative Files, at dito ninyo masasaksihan ang lahat ng mga kaganapan sa ating bansa. Maraming salamat. Mabuhay po tayong lahat. Sistema dito sa ating lungsod, mga kurakot sa ating gobyerno, isa-isang bibigwasan sa programa. BIGWAS, ito ang sumbungan ng bayan, programang para sa lahat ng mamamayan. BIGWAS, mga pusher, drug addict, magtago na kayo, ito ang mission, uubusin na kayo. BIGWAS, ito ang programa para sa naaapi, mananagot ka kay Tommy Abile. BIGWAS, uwakasan natin ang korupsyon, kapag humingi ka ng tulong, agad-agad may aksyon. BIGWAS, ang BIGWAS ang mata ng bayan, ilalabas ang katotohanan. Mga tao na mapang-abuso, kay Tommy Abile magtago na kayo. Ikaw man ay makapangyarihan, basta't salot sa lipunan sa program. Are you looking to buy for trucks? Trailer, tractor head, wing van, dump truck, low bed trailer, boom crane, cargo trucks, and others? You can find all of those from MMH International Glimpse Automobiles and Parts. For details, you can contact us at our landline number 047.
Shit, kasama na pati. We'll be right back.
macho papa mo. Macho papa. Ba't ang sabi mo, mo'y tapat sa'yo. Mukha mapuri mao kahit ang mahalaga, may BMW. Kung macho papa lang ako, kung pwede, pwede na po. Macho papa ang hanap mo, ako na macho papa mo. Macho papa. Di ba't ang sabi mo ngayon? Kapag kausap na kita, laging bukang bibig, may mama ka na ba? Kung macho papa ang hanap mo, nandirito lang at ang hanap mo. Pwede naman ako. Kung macho papa ang hanap mo, ako na papa mo. Maging sa BSP at sa batis sa GFY. Kasi marami lang talaga akong kilala eh. Let's isa na din pala sa nag-iisa. Sabi mo sa akin,